Kabanata 143 hanggang 162. Sa serbisyo sa labi, si Feiling Sheng ay hindi maaaring kalaban ni George Han, at si Feiling Sheng ay hindi naglakas loob na gamitin ang kanyang sariling lakas upang labanan si George Han, kaya sa sitwasyong ito susunod, pinili ni Feiling Sheng na tumahimik. Ito ang pinakamahusay na paraan upang makitungo kay George Han. Walang naramdaman si George Han. Normal para kay Feiling Sheng na gumawa ng mali sa kanya. Ngunit sa mga mata ng pinagkakatiwalaan, medyo takot ito. Paano masasabi ni Feiling Sheng na siya rin ay isang malakas na tao sa Extreme Master Realm? Kahit na ang emperador ay karaniwang kailangang magbigay ng kaunting manipis na mukha, ngunit si George Han ay hindi tumingin kay Feiling Sheng, at nasa Feiling Sheng pa rin. Ang kapanganakan ay madalas na pinipihit. Mukhang medyo kakaiba ito. Masasabi bang ipinaglaban na ni Feiling Sheng si George Han, hindi ang kalaban ni George Han? Iyon ang dahilan kung bakit pinayagan niya si George Han na asarin ang sarili. Ito ay isang napakahalagang mensahe, at tiyak na iulat ito ng confidential sa emperador. Nang siya ay dumating muli sa pangunahing bulwagan, hindi masyadong sinabi ng emperor, at ang hitsura ni Feiling Sheng ay nasa inaasahan din niya. Dalawa, mangyaring sumama ka sa akin. Matapos magsalita ang emperador, dinala niya mismo ang dalawa sa silid aklatan. Ang tinaguriang Kangshu Pavilion ay talagang isang ordinaryong atik, na kung saan ay kahit na mapusok sa mga mata ni George Han. Ang nasabing isang mahalagang ipinagbabawal na lugar ay isang hindi kapansin-pansin na bahay, at bukod sa mababantayan ng mabuti, tila hindi ito mahalaga na lugar. Senior Fei, hindi ka pa nakapunta sa ganitong uri ng lugar. Nakangiting sabi ni George Han kay Feiling Sheng. Alam ni Feiling Sheng ang nais sabihin ni George Han, at diretsong sinabi, "Yeah, without you. Hindi ako nandito sa buhay ko, huwag mag-alala, magpapasalamat ako sa iyo kung may pagkakataon ako." Panipi. Hoy. Gaanong sabi ni George Han sa isang ngiti, sinabi niya, "Salamat, hindi na kailangan. Malaki ang pagkakautang sa akin ni Senior Fei. Bakit hindi mangako sa akin ng isang kahilingan?" Panipi. Ano ang kinakailangan? Tanong ni Feiling Sheng. Hindi ko pa ito naisip. Sasabihin ko sa iyo kapag naiisip ko ito mamaya. Sinabi ni George Han. Malamig na humilik si Feiling Sheng, at sinabing, gawin. Huwag isipin ito. Mamahinga, hindi kita hahayaang gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa mundo at mga ngatuwiran. Kung sa bagay, mabuting mamamayan ako. Hindi ko magawa ang mga bagay na iyon. Sinabi ni George Han. Sa oras na ito, ang grupo ng tatlong tao ay nakarating sa harap ng atik. Tumalikod ang emperador at sinabi sa kanilang dalawa, ito ang silid aklatan, at inaasahan kong kayong dalawa na maitago ang mga gawain ngayon. Emperor, mangyaring makatiyak ka, ako ay ganap na masikip. Kung ang bagay na ito ay naipasa, tiyak na wala itong kinalaman sa akin. Sinabi ni George Han. Ang mga salitang ito ay ginawang asul si Feiling sa galit. Tinanggal niya ang relasyon. Hindi ba't sinabi niya na kung ito ay lumalabas, makakarelasyon ito sa kanya? George Han, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Feiling Sheng. Sa literal, sinabi ni George Han na walang pasubali, sadya siyang naiinis dahil sa ngayon. Hindi pinatawad ni George Han si Feiling Sheng sa paglitaw sa tabi niya bilang isang pulubi. Ang paglalakad sa silid aklatan, kahit na ang labas ay mukhang ordinaryong, ngunit sa loob. Ngunit ito ay isang ganap na naiibang mundo, tulad ng pagdating sa isang silid aklatan. Ang pagkakaiba lamang ay ang halaga ng mga lihim na ito ay hindi maihahambing sa ordinaryong mga libro, at ang emperador lamang ang kwalipikadong basahin ang mga lihim na ito. Halos pinagbuti ang nakakahimok na estilo ng mga librong ito. Emperor, saan ang tala na nauugnay kay Lin Long? Tinanong ni George Han ang Emperor. Pinangunahan ni Emperor Zun ang dalawa sa isang hanay ng mga bookshelf, at sinabi, ang hilera na ito ay ang sinaunang misteryo, at lahat ng mga tala tungkol kay Lin Long ay naruroon. Tumango si George Han, hindi na nagsasayang ng oras, kinuha ang isang libro at binasa ito. Hindi dapat masobrahan si Feiling. Pagkatapos ng lahat, napakausisa pa rin niya tungkol sa mga libro sa aklatan na ito. Ang emperador lamang ang maaaring makapasok sa nakaraan, kaya't mapigilan lamang ni Feiling Sheng kahit na siya ay mausisa.
Ngayon na may pagkakataon siyang dumating, naturally, kailangan nating makita ang sapat. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng pagkakataon ay maaaring wala doon sa hinaharap. Nabasa na ni Emperor Zun ang mga lihim na banal na kasulatang ito, kaya naghintay siya sa tabi. Nang si George Han ay nahuhulog sa misteryo, tahimik na tinanggap ng Phoenix Mountain ang isang hindi inaasahang panauhin. Umalis si Yi Qingshan sa Emperor Dragon Palace. Ang layunin ay upang samantalahin ang kawalan ni George Han upang hawakan si Jiang Yingying, at ipagpalit ang buhay ni Jiang Yingying para sa banal na kastanyas sa kamay ni George Han. Para kay Yi Qingshan, ang tukso ni Sheng Li ay labis na malaki, kahit na alam niya na ang mundo ng Xuanyuan sa sandaling ito ay nasa krisis dahil sa paggising ni Linlong, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pagkamakasarili ni Yi Qingshan. Sa kanya, wala siyang pakialam kung bakit nagpunta si George Han sa Emperor Dragon Palace, kahit na makitungo siya kay Linlong, ano ang ginawa niya kay Yi Qingshan. Hanggat maaari mong gawing mas malakas ang iyong kaharian. Mayroong isang pagkakataon na daanan ang banal na kaharian, kahit na gumising si Linlong, nararamdaman ni Yi Qingshan na mayroon siyang sariling pamamaraan upang may save ang kanyang buhay. Sa isang malaking pakikitungo, mahahanap niya ang space tunnel at iwanan ang mundo ng Xuanyuan kapag nakikipaglaban sila laban kay Linlong. Upang maging mas malakas, si Yi Qingshan ay walang pakialam sa anupaman. Sino ka? Nang maglakbay si Yi Qingshan sa paanan ng bundok, kaagad siyang pinahinto ng Dormon. Lumayo ka kung ayaw mong mamatay, little Mao boy, kahit na maglakas loob na pigilan ako. Mapanghamak na sinabi ni Yi Qingshan. Mayroong 3,000 mga kaso dito, ngunit hindi mo ito maipapasok ng basta-basta, pinapayuhan ko kayo. Bago ang tinig ng bata, si Yi Qingshan ay naiinip ng walang pasensya, at nakita ang isang sinag ng ilaw na tumama sa kanya, at ang bata ay sumabog sa laman, kahit isa. Walang bangkay. Nakita ng ibang tao ang eksenang ito at takot na siya ay nadapa sa lupa, ngunit kahit ganun, hindi pa rin siya binitawan ni Yi Qingshan. Isang walang kabuluhan na sibilyan, sinusubukang baguhin ang kanyang kapalaran laban sa kalangitan. Talaga bang naiisip mo na kung dadalhin ka niya, maaari kang maging mga magsasaka? Panipit. Sa isang saglit, ang buhay ng dalawang tao ay pinatay, at sila ay bata pa, ngunit si Yi Qingshan ay tila walang nangyari. Makinig sa 3,000 mga tao, ang iyong Diyos ng kamatayan ay narito, lumabas at mamatay ng mabilis. Direktang sumigaw si Yi Qingshan, dahil wala si George Han, walang sino mang karapat dapat mag-alala, at hindi siya mag-abalang pumunta isa-isa. Ang paghanap ng alingsilid ang tinitirhan ni Jiang Yingying at pinapayagang ipakita si Jiang Yingying sa kanyang sarili ay ang pinakamahusay na paraan upang makatipid ng oras. Ang tinig ni Yi Qingshan ay umalangaw-ngaw sa buong Phoenix Mountain, at agad na naalarma si Huang Xiaoyong at iba pa. Si Huang Xiaoyong, na tumalbog mula sa kama, ay nagalit at unang dumating sa paanan ng bundok. Nang makita niya ang kapalaran ng dalawang goalkeepers, galit na galit si Huang Xiaoyong na ang kikiyaw ni Huang Xiaoyong ay naninigarilyo. Ikaw! Nang makita ni Huang Xiaoyong ang hitsura ng papasok na tao, napangiti siya ng sandali, hindi ba ang kapatid ng lalaking ito na si Fei Linger? Paano siya biglang lumitaw dito, at pumatay din ng 3,000 katao? Kabanata 1044. Kung ayaw mong mamatay ng maraming tao, hayaan mong mabilis na lumabas si Jiang Yingying. Gaanong sinabi ni Yi Qingshan? Ano ang hinahanap mo para sa aking hipag? Hindi maipaliwanag ang tanong ni Huang Xiaoyong at kasabay nito ay medyo nag-alala siya. Ang taong ito ay pumatay ng dalawang tao kaagad pagdating niya. Malinaw na, ang bisita ay hindi maganda, at ang master ay wala sa sekta. Hindi ko alam kung ano ang kaharian ng taong ito, kung mapipigilan niya siya. Huwag sayangin ang aking oras, kung hindi, maaari lamang akong magpadugo ng 3,000 mga kaso. Malamig na sinabi ni Yi Qingshan, dahil mahuhuli niya si Jiang Yingying, siya ay nakalaan na pag-alit kay George Han. Kaya't walang pakialam kay Yi Qingshan kung gaano karaming mga tao ang napatay, hanggat maaari niyang makuha si Sheng Li, handa siyang gumawa ng anumang bagay. Sa sandaling ito, sunod-sunod, ang mga tao ay sumugod sa paanan ng bundok, at maging ang mga tao ng Misty Sect ay dumating. Sino ka na naglakas loob na gumalaw ng 3,000 sekta? Alam mo ba kung sino ang master ng 3,000 na sekta?
Galit na sabi ni Yan Qinghua habang tinitingnan ang mga laman ng dugo ng dalawang bata. Ang kasalukuyang reputasyon ni George Han sa korte ng imperyo ay kilalang kilala ng lahat. Paano magkakaroon ng sinuman namang gahas na guluhin ang 3,000 kaso? Hindi kaya ipinaglaban ni George Han ang 28 panauhi ng pamilyang Zeman, hindi ba alam ng taong ito? Alam kong miyembro ka ng Misty Sect, at pinapayuhan ko kayo na huwag makisali sa usaping ito, kung hindi man ay walang Misty Sect sa korte ng imperyal sa hinaharap. Sinabi ni Yi Qingshan. Ito ay isang malaking tono, nais kong makita kung ano ang maaari mong gawin. Natapos na magsalita si Yan Qinghua at agad na naghanda upang kumilos. Ngunit nang malapit na lamang siyang umalis, nalaman niya na siya ay nabilanggo sa pwesto ng isang puwersa at hindi talaga makakilos, na nagpamalas kay Yan Qinghua ng isang hindi kapanipaniwala na ekspresyon. Sa ilalim ng pagpigil ng ganap na kaharian, posibleng mabuo ang gayong sitwasyon. Sa madaling salita, ang kaharian ng taong ito ay mas mataas kaysa sa kanya. Nag-alala ito kay Yan Qinghua. Kung sa bagay, wala sa sekta si George Han. Kung ang taong ito ay isang powerhouse ng Siyam na Lights, sino ang maaaring laban sa kanya sa sekta? Sinabi ko, hayaan mong huwag kang maging nosy. Sinabi ni Yi Qingshan na may isang pangungutya. Sino ka? Tanong ni Yan Qinghua sa pamamagitan ng mga ngiting ngipin. Yi Qingshan, isang malakas na master ng Zia Guoji, hindi mo pa naririnig ito. Si Yi Qingshan ay may pagmamalaki sa kanyang mukha. Masaya siyang sinasamba, kaya sa Zia Guo, madalas siyang maglabas-masok. Ang ganitong uri ng okasyon, at hindi kailanman low-key, self-reporting ang kanyang tahanan ay halos isang bagay na ginagawa ni Yi Qingshan araw-araw, nais niyang makita ang mga ekspresyon ng paghanga ng mga taong iyon. Nais kong makita ang saloobin ng mga makapangyarihang at makapangyarihan kapag yumukaw sila sa harap niya. Ikaw si Yi Qingshan. Agad na namumutla ang mukha ni Yan Qinghua. Ito ang powerhouse ng Extreme Master Realm. Kahit na si George Han ito, hindi kinakailangan ang kalaban niya, pabayaan na lang na si George Han ay wala sa sekta. Gayunpaman, siya ay isang malakas na tao sa bansang Zia, paano siya lalabas sa korte ng imperial, at 3,000 mga sekta ang naitatagpa, kahit na may isang kaaway, dapat siya ay nasa korte ng imperial. 3,000 tao ang walang mga hinaing sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Naguguluhang tanong ni Yan Qinghua. Gusto kong ilayo si Jiang Yingying kung may pumipigil sa akin, papatayin ko ang sinuman. Direkta na sinabi ni Yi Qingshan. Dalhin mo ako, kailangan mong makita kung mayroon kang kakayahang ito. Sa sandaling ito, si Jiang Yingying ay naglakad palabas ng karamihan. Hindi sinasadya na hinarangga ni Huang Xiaoyong si Jiang Yingying sa kauna-unahang pagkakataon. Bulong niya, tita, ang taong ito ay hindi mabuti, ano ang ginagawa mo? Marahang tinulak ni Jiang Yingying si Huang Xiaoyong palayo. Nakatingin ng diretso kay Yi Qingshan, sinabi niya, siya ay mula sa Misty Sect. Hindi mahalaga kung ano ang pinuntahan mo, wala itong kinalaman sa kanila. Hayaan mo muna sila, panipit. Hanggat handa kang sundin ako ng masunurin, hindi na ako papatay. Sinabi ni Yi Qingshan. Sa iyong mga mata, ang kapatid ko lang ba ang malakas? Kaya ka lang magpakita pagkatapos niyang umalis. Gaanong sabi ni Jiang Yingying? Talagang natatakot si Yi Qingshan kay George Han. Hindi niya nais na itago ang puntong ito. Direkta niyang sinabi, oo, ayoko talagang labanan siya, kaya makakapunta lang ako habang wala siya. Paano naman ngayon wala siya dito? Ang bawat isa sa sekta na ito ay buhay o kamatayan, ngunit ito ay isang bagay na maaari kong magpasya sa isang solong pag-iisip. Panipi. Tingnan mo ako, babayaran mo ang presyo. Malamig na sabi ni Jiang Yingying. Si Yi Qingshan ay nanigas sandali, pagkatapos ay tumawa. Bagaman talagang lumipat si Jiang Yingying nang labanan niya ang 28 panauhi ng pamilyang Zeman noong araw na iyon, sa pananaw ni Yi Qingshan, si Jiang Yingying ay isang maliit na tulong lamang. Hindi siya naglaro ng isang ganap na kadahilanan sa trabaho, bukod dito. Ano pa, siya ay isang malakas na tao sa matinding estado ng master. Paano mo may lalagay ang isang babae sa iyong mga mata? Isang aksidente tulad ni Fei Lingsheng, hindi lahat ay maaaring magkaroon nito, at sa mundong Xuanyuan na ito. Mayroon lamang isang Fei Lingsheng. Little girl, ang tono mo ay talagang hindi maliit,
Mukhang papahirapan ka nito. Malalaman mo lang kung gaano ako kabuti. Sinabi ni Li Qingshan. Alam na ang iba pang partido ay isang powerhouse sa Extreme Master Realm, si Jiang Yingying ay hindi naglakas loob na magpabaya, nais niyang harapin ang naturang isang powerhouse sa kanyang kasalukuyang lakas. Medyo mahirap pa rin ito, ngunit hindi nangangahulugang mahuhuli ito ni Jiang Yingying. Gayunpaman, ang battlefield na ito ay hindi dapat malapit sa Phoenix Mountain. Kung hindi man, tiyak na makakaapekto ito sa fish pond. Ayaw niyang sirain ang 3,000 bagong itinatag na kaso. Kung nais mong saluhin ako, sumama ka sa akin. Natapos na magsalita si Jiang Yingying, tumalon habang buhay, ang kanyang buong pagkatao ay parang bituin sa pagbaril, na pumanaw sa isang iglap. Si Li Qingshan ay medyo nagulat, at mabilis na sinundan si Jiang Yingying. Hipag! Sumigaw si Huang Xiaoyong sa sitwasyon, ngunit huli na ang lahat, kaya't maaari lamang niyang itatak ang mga paa sa lugar ng nagmamadali. Paano ko siya lalaban? Siya ay isang malakas na tao sa matinding estado ng guro, ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Si Huang Xiaoyong ay tulad ng isang langgam sa isang mainit na palayok, balisa, sa kanyang mga mata, malakas siya sa matinding estado ng guro. Ang tao ay tulad ng isang Diyos. Bagaman hindi niya tinanggihan ang kapangyarihan ni Jiang Yingying, hindi niya inisip na si Jiang Yingying ay magiging kalaban ni Li Qingshan. Ngayon kailangan naming maghanap ng isang paraan upang ipaalam sa iyong Panginoon. Sinabi ni Yan Qinghua habang naglalakad siya sa tagiliran ni Huang Xiaoyong. Sinabi ni Huang Xiaoyong, napakahabang paglalakbay, kahit na ipagbigay alam mo kay Master, huli na. Alam din ni Yan Qinghua na ang oras ay isang malaking issue. Halos imposible para kay George na bumalik upang iligtas si Jiang Yingying kapag siya ay nasa Palace of Dragons, ngunit walang ibang paraan. Nagkakaisa pa nga sila, sama-sama, imposibleng maging kalaban ni Li Qingshan. Ito ang tanging paraan, mabilis kang pumunta, ang iyong dayuhang hayop ay makakatulong sa iyo na magmadali. Sinabi ni Yan Qinghua. Sa pag-iisip ng tigre ng pakpak, naisip ni Huang Xiaoyong, at ang tigre ng pakpak ay nahulog mula sa kalangitan. Ang pagkakaroon ng mga dayuhang hayop na maaaring lumipad ay maaaring makatipid ng maraming oras sa daan, at ito lamang ang mabisa at magagawa na paraan. Yan Chang Lao, guguluhin ka ng mga gawain ni Zhang Men. Matapos magsalita, inalis ni Huang Xiaoyong ang pakpak na tigre at umangat sa langit. Huminga ng malalim si Yan Qinghua at sinabi sa alagad ng sekta, bilhin muna ang mga katawan ng 2 taong ito, at bigyan ng babala ang ibang mga alagad ng sekta na huwag umalis sa pintuang bayan. Kabanata 1045, si Huang Xiaoyong ay desperadong kinuha ang pakpak na tigre patungo sa Emperor Dragon Palace, dahil sa panloob na pag-aalala tungkol kay Jiang Yingying, hindi naglakas loob na manatili sandali. Pagkatapos ng walang tulog araw at gabi, sa wakas ay dumating si Huang Xiaoyong sa Emperor Dragon Palace. Ngunit para kay Huang Xiaoyong na unang beses na dumating sa Emperor Dragon Palace, wala siyang alam tungkol sa mga patakaran dito. Hindi mahalaga kung sino siya, gaano man kalakas ang isang hayop, kung gaano kalakas ang isang kaharian na mayroon siya, hindi siya makalipad sa Emperor Dragon Palace. Sa makatuwid, bago nakita ni Huang Xiaoyong si George Han, direkta siyang ipinadala sa bilangguan. Para kay Huang Xiaoyong, na mayroon lamang 5 ilaw na kaharian, ang Emperor Dragon Palace Master ay tulad ng isang ulap, at natural na hindi niya kayang magpangahas. Hayaan mo akong lumabas, mag-aaral ako ni George Han, gusto ko siyang makita. Sa bilangguan, si Huang Xiaoyong ay paos na sumigaw, ngunit wala namang magpapansin sa kanya. Sa oras na ito, si George Han ay nahuhulog pa rin sa silid aklatan. Ang Royal Dragon Messenger ay nabanggit ng isang tiyak na libro, ngunit may iilan lamang na mga salita, at walang maraming iba pang mga pahiwatig. Ito ay isa pang bagay na pumukaw sa pag-usisa ni George Han. Mula nang magpunta siya sa Changqi at malaman ang tungkol sa space tunnel sa ipinagbabawal na lugar, si George Han ay nagtataka tungkol sa kung paano dumating ang space tunnel. Ang isang lihim na libro na tinawag na Kaitian ay binabanggit ang space tunnel. Ayon sa alamat, ang space tunnel ay hinati ng isang malakas na tao, binubuksan ng isang tulay sa pagitan ng 2 magkakaibang mga puwang. Bagaman ito ay hindi sinasadya, ang malakas na tao ay nasaktan ang langit ng langit dahil dito,
at kalaunan ay namatay sa ilalim ng langit ng langit. Itinala din ng lihim na libro na ang space tunnel ay maaaring baligtarin ang oras, iyon ay upang sabihin, sa ilalim ng isang tiyak na paraan ng operasyon, ang lagusan ay maaaring ibalik ang oras sa nakaraan, tulad ng isang time shuttle machine, na ikinagulat ni George Han ng lampas sa mga salita, ito totoo bang maaari mong gamitin ang space tunnel upang bumalik sa nakaraan? Ano ang mali? Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni George Han, nagkamaling akala ni Fei Lingsheng na si George Han ay nakakita ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, at hindi mapigil ang magtanong ng nagtataka. Ito ay lumabas na ang maalamat na lagusan ng espasyo ay pinutol ng isang malakas na tao na may taybak. Anong uri ng lakas ang kinakailangan upang makamit ito? Naguguluhang tanong ni George Han. Tungkol sa bagay na ito, narinig din ni Fei Lingsheng ang gayong mga alingaungaw, ngunit ito ay isang bulong-bulungan lamang. Sa pananaw ni Fei Lingsheng, halos imposible ito. Kahit na ito ay isang malakas na tao na may Diyos, imposibleng masira ito. Walang bisa. Dapat mong mabilis na makahanap ng isang paraan upang makitungo kay Linlong. Paano nagmula ang space tunnel? Makakatulong ka ba sa iyong pakikitungo kay Linlong? Sinabi ni Fei Lingsheng. Tumango si George Han, naalala ang isang pangungusap sa lihim na libro tungkol sa pag-reverse ng oras, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap ng impormasyon tungkol kay Linlong. Nabasa na ng emperador ang mga lihim na aklat na ito, kaya sa oras na ito, tahimik lamang siyang nanunood mula sa gilid, at biglang, kumatok sa silid ang silid aklatan. Sa pangkalahatan, hindi posible para sa isang pinagkakatiwalaan na abalahin siya sa ngayon. Hindi kaya may nangyari. Ang puso ng emperor ay biglang nagpakita ng isang pahiwatig, marahil ito ay isang bagay na nangyayari sa madilim na kagubatan. Anong problema? Tanong ng emperor nang lumabas siya ng library. Emperor, alam mo ba ang master ng hayop ng tigre na iyon? Sinabi ng sinalaygan kay Emperor. Emperor, makatakas. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol kay George Han? Naguguluhang tanong ni Dijun. Oo, napunta siya sa Emperor Dragon Palace, ngunit dahil lumipad siya sa ibabaw ng Emperor Dragon Palace at lumabag sa isang bawal, siya ay nabilanggo sa bilangguan, sabi ng kanyang sinalaygan. Ang mukha ng Emperor ay naging malamig, kahit na ang malalakas sa siyam na lights, kahit na si Fei Lingsheng ay hindi naglakas loob na labagin ang panuntunang ito, isang tao sa larangan ng five lights ang naglakas loob na maging mayabang, talagang karapat-dapat na maging apprentice ni George Han. Nababaliw ang master, at ang mag-aaral ay hindi rin napigilan. Dahil nasa kulungan ka, hindi mo na kailangang magulat sa akin. Ang ganitong uri ng mapaghamong tao ay nangangailangan ng isang aralin. Sinabi ni Dijun. Sa palagay ko rin, ngunit narinig ko mula sa bilangguan na ang taong ito ay sumigaw at nais na makita si George Han, na parang may isang bagay na kagiyat, sa palagay ba ng emperador na kinakailangan upang abisuhan si George Han? Sabi ng kanyang sinalaygan. Bahagyang nakasimangot ang emperor. Hindi niya kailanman patatawarin ang mayabang na kilos na ito ng madali, ngunit ang taong ito ay may kagiyat na usapin, at siya ay apprentisyong si George Han, kaya't dapat niyang pag-isipang mabuti ang emperador. Siya at si George Han ay nasa isang ugnayan ng kooperatiba, at ang pagpigil kay George Han sa Emperor Dragon Palace ay hindi matagumpay, na nagpagamot sa emperador kay George Han sa ilang espesyal na paggamot. Gayunpaman, si Huang Xiaoyong ay gumawa ng gayong bawal. Kung pinakakawalan niya siya ng napakadali, hindi ba niya sasabihin na natatakot siya kay George Han? Ito ay tiyak na hindi isang pangungusap na maaaring tanggapin ng emperador. Isara mo ito ng ilang araw bago makipag-usap, sinabi ni Dijun. Oo, dahil sinabi ito ng emperador, ang kanyang sinalaygan ay magagawa lamang ayon sa kanyang mga utos. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang responsibilidad ay upang ipagbigay alam sa emperor. Tungkol sa kung paano ito haharapin ng emperador, hindi siya nakagambala. Pagkalipas ng tatlong araw, binasa na rin ni George Han ang lahat ng mga klasikal na verbatim, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakakita ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Tila sa huling labanan kay Linlong, napakaraming tao ang namatay, kaya't wala man lang may iwan ang orihinal na impormasyon. Nagbigay ito ng sakit sa ulo kay George Han. Nakaharap sa isang ganap na hindi pamilyar at napakalakas na kalaban, mahirap makitungo dito kung hindi siya makahanap ng isang paraan upang mapigilan ito.
Sect Master Han, tila nagsayang tayo ng 3 araw pa. Sinabi ni Emperor Zun kay George Han. Bamantong hininga si George Han at sinabing, Di Zun, tila kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Hindi ka nagpahinga sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kaya bumalik ka muna at magpahinga ka muna. Pagkatapos ng paggaling, tatalakayin natin ito muli. Sinabi ni Di Zun. Kahit na si George Han ay puno pa rin ng lakas at hindi kailangang magpahinga, kailangan niya ng kaunting oras upang mapahinga ang kanyang isip. Pagkatapos umuwi kasama si Fei Lingsheng, isinara ni George Han ang kanyang sarili sa silid. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit natatakot siya na pagkamatay niya, mawala ng asawa si Amelia Su, at mawawala ng ama si Han Nian, kaya't hindi papayag si George Han na mamatay siya sa Xuanyuan World. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, si George Han ay hindi makita ang anumang sigla sa harap ng makapangyarihang si Linlong. Gayunpaman, may magandang balita para sa kanya. Nauunawaan niya ang Space Tunnel, at alam din na ang Space Tunnel ay malamang na nasa Xuanyuan Mountain sa Dark Forest. Bilang isang huling paraan, maaaring subukan ni George Han na pilit na iwanan ang mundo ng Xuanyuan at hayaan ang pagpatay kay Linlong. Ang mga taong bumagsak sa Xuanyuan World, sa ganitong paraan, ang mundo ay hindi mag-aalala tungkol sa 2 pagsalakay sa Xuanyuan World. Siyempre, malupit ang pamamaraang ito, ngunit para kay George Han, ito rin ay isang nakakahimok na pagpipilian. Kasabay nito, ang hindi maipaliwanag na pangunahin sa puso ni George Han ay naging mas malakas at mas malakas, at tila may isang boses sa kanyang puso na nagsasabi sa kanya na may isang seryosong nangyari, ngunit hindi mo ari ni George Han kung ano ang nangyayari. Kabanata 1046. May kumatok sa pintuan, at bago tumayo si George Han upang buksan ang pinto, itinulak ni Fei Lingsheng ang pinto at pumasok na mag-isa. Malugod ka talaga, gaanong sabi ni George Han. Si Fei Lingsheng ay tumingin kay George Han na parabang ipinagkaloob ito, at sinabi, ito ang aking tahanan. Kailangan ko bang magalang, panipi? Hindi ka ba natatakot na wala akong suot at nakikita akong hubad? Walang magawa na sinabi ni George Han. Hindi sa hindi ko pa ito nakikita dati. Ano ang nakakatakot? Walang pakialam si Fei Lingsheng. Kung ang pangungusap na ito ay sinasalita ng ilang mga batang babae sa mundo, hindi ito kakailanganin ni George Han, ngunit mula sa bibig ni Fei Lingsheng, si George Han ay tila medyo hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang estilo ni Xuanyuan, maliban sa mga babaeng ipinanganak sa bahay alalahanin, karamihan sa mga ito ay medyo konserbatibo, hindi banggitin ang malakas tulad ni Fei Lingsheng. Ano ang magagawa ko? Tanong ni George Han. Hindi ba kita mahahanap kung maayos ako? Gusto kong tahimik at ayaw makipag-usap sa mga tao, ngunit ngayon, kung wala akong sasabihin, natatakot akong walang pagkakataon sa hinaharap. Sinabi ni Fei Lingsheng. Kung titingnan ang kanyang mga salita, tila siya ay isang kilos na ng pagbitiw, at siya ay isang marangal na powerhouse ng Extreme Master Realm, paano niya madaling makilala ang kanyang kapalaran? Fei Lingsheng, ikaw ang numero unong master ng buong korte ng Imperial, paano mo masasabi ang mga ganyang bagay? Sinabi ni George Han. Si Fei Lingsheng ay nagpakita ng isang kaunting kawalang kakayahan sa kanyang mukha, at sinabi, si Linlong, isang halimaw sa antas ng Diyos, kahit ang isang powerhouse na nasa antas ng Diyos ay hindi makayanan ito. Ang kamatayan ay 1 oras lamang at walang maiiwasan ito. Panipi. Siyempre ayaw niyang mamatay, ngunit ngayon ang sitwasyong ito ay maiiwasan kung ayaw niya. Kapag pinayagan si Linlong na magmadali mula sa madilim na pagbuo ng kagubatan, ang mundo ng Xuanyuan sa oras na iyon ay dapat maging isang madilim na impyerno, at ang hangin ay palaging nasa oras. May dugong hininga. Halos may isip ni Fei Lingsheng ang tanawin ng mga bangkay ni Xuanyuan sa buong bansa, ngunit wala siyang lakas sa bagay na ito. Ang mga taong katulad mo ay dapat na matakot sa kamatayan. Maaari mo ring maabot ang wakas na antas ng Master, at maaari mo rin itong buhayin muli. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, habang tumatagal ka sa buhay, mas takot sa kamatayan, handa ka ba talaga? Nagtataka si George Han. Bagaman hindi pa siya nakakaranas ng ganoong personal na karanasan, naiisip niya na kapag ang isang tao ay may walang katapusang buhay, dapat siyang matakot sa kamatayan kaysa sa iba. At sino ang gustong mamatay kasama ng kanyang mukha magpakailanman?
Sino ang nagsabing mahirap para sa akin at hindi ko kailangan na pabutin? Naiinis na sabi ni Fei Lingsheng. Tinaasan ng kilay ni George Han, hindi niya kailangan magpapanibago, sinadya niya ito, maaari ba't palagi siyang ganito? Umiling-iling si George Han. Paano ito magiging posible? Nagawa niyang magkaroon ng kasalukuyang lakas dahil kumain siya ng maraming sagradong mga kastanyas at nagkaroon ng bonus ng mga bangkay ng malalakas, at ang mga kadahilan ng ito ay hindi magagamit ng iba. Naturally, si Fei Lingsheng ay hindi maaaring maging isang malakas na master sa gayong edad. Ano ang mate at tago tungkol sa ganitong uri ng bagay, hindi ba alam ng lahat sa mundo? Walang imak na sinabi ni George Han, may pakialam ba siya sa kanyang edad at tunay na hitsura? Ngunit posible rin. Kung sa bagay, hindi ba ang pagkahumaling ng isang babae sa kanyang edad at hitsura? Ang mga kababaihan sa mundo ay gumastos ng maraming pera sa mga produkto ng pangangalaga sa balat, hindi lamang upang mapanatili ang kanilang kabataan, at hindi aminin na sila ay matanda na. Nagsinungaling talaga ako sa mga tao sa buong mundo, iniisip nilang lahat na ako ay matanda na, ngunit sa katunayan, hindi pa ako lampas sa 30 taon. Kahit na ang emperador ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Fei Lingsheng, ang sikreto sa mundo, siya lamang mismo ang nakakaalam, ngunit ngayon ay inilantad niya ito kay George Han. Ipinapakita nito na si Fei Lingsheng ay tila talagang nagbitiw sa kanyang kapalaran. Kung hindi man, paano niya masasabi kay George Han ang tungkol sa isang mahalagang lihim? Nagbibiro ka ba? Nang makita ang seryosong mukha ni Fei Lingsheng, kinailangan ni George Han na baguhin ang kanyang saloobin at suriin muli ang problema, sapagkat hindi kailangang magsinungaling sa kanya si Fei Lingsheng. Ngunit kung ito ang kaso, ito ay magiging labis na nakakagulat, sapagkat ang lahat ng totoong mga powerhouse na nakita ni George Han sa ngayon ay lahat ng napakatandang tao. Naaabot lamang nila ang isang malakas na estado sa pamamagitan ng mahabang oras ng paglilinang. Gayunpaman, si Fei Lingsheng, sa edad na mas mababa sa 30 taon, ay naging isang malakas na master sa matinding master domain. Sa palagay mo nagbibiro ako. Naabot ko ang pinakamatapos na antas ng master noong ako ay 25 taong gulang. Sinabi ni Fei Lingsheng. Paano mo ito nagawa? Nagtataka na tanong ni George Han. Walang Shengli, walang buto ng malalakas na kalalakihan. Ang kasalukuyang George Han ay marahil isang ordinaryong tao lamang, kaya't hindi niya maisip kung paano ginawa si Fei Lingsheng. Dumating. Kung sasabihin ko sa iyo na ako ay ipinanganak sa madilim na kagubatan at lumaki ng isang kakaibang hayop, maniniwala ka ba dito? Sinabi ni Fei Lingsheng. Itinaas ng isang kakaibang hayop. Ito ay tila walang katotohanan, ngunit ito ay hindi imposible. Mayroon ding mga batang lobo sa mundo, iyon ay, mga batang pinalaki ng mga lobo. Hindi iyon na si George Han ay hindi pa nakarinig ng ganoong mga gawa. Ngunit ang mga kakatwang hayop sa Xuanyuan World ay karaniwang mabangis, at mayroon ding ilang mga kakaibang hayop na kumakain ng mga tao para sa kasiyahan. Isang himala na maaaring mabuhay si Fei Lingsheng sa kapaligirang ito. Ang Dark Forest ay ang lugar kung saan ginawa ang banal na kastanyas. Bagaman alam ko na ang banal na kastanyas ay hindi gaanong mahalaga sa iyong mga mata, kumain ako ng banal na kastanyas bilang prutas. Pagpapatuloy ni Fei Lingsheng. Kainin ito bilang prutas. Upang mailagay ito sa ganitong paraan, si George Han ay may parehong karanasan, ngunit ginagawa niya ito para sa Chan. Ang ibang hayop ay pinalaki ka ng banal na kastanyas. Tanong ni George Han. Nakaharap sa kuryosidad ni George Han ngunit hindi nagulat, si Fei Lingsheng ay nakaramdam ng kaunting kakaiba, dahil sa karanasang ito, kahit kanino man siya sinabi sa kahit kanino, tiyak na magugulat sila, ngunit si George Han ay nakiusyoso lamang. Oo naman, hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi talaga. Bilang karagdagan sa pagkain ng sagradong kastanyas, kumakain din ako ng laro. Dahil naaalala ko, gumising ako araw-araw kapag binubuksan ko ang aking mga mata, at magkakaroon ng maraming mga hares at pheasant sa aking harapan. Kumakain ako ng hilaw na karne at pagod na akong kumain. Makakakita rin ako ng ilang mga bulaklak at halaman na madulosh. Paliwanag ni Fei Lingsheng. Ang iyong karanasan sa paglago ay talagang makulay, carnivore at may halaman, ngunit mula noong lumaki ka sa madilim na kagubatan, paano mo iniwan ang madilim na kagubatan?
At lumalaking kasama ang dayuhan na hayop, paano ka natutunan makipag-usap? Nakangiting sabi ni Humphrey Libo. Sa araw na iyon, tumulong ito sa akin na makita si Sheng Li tulad ng dati, ngunit hindi na bumalik. Alam kong nakaranas ito ng panganib. Nang walang pag-aalaga nito, takot na takot ako, kaya't iniwan ko ang lugar kung saan ako nakatira at umalis. Hindi ko alam kung gaano katagal ako lumabas ng madilim na kagubatan at nakita ang isang ganap na naiibang mundo, marahil dahil sa kapalaran, nahimite ako sa isang estado ng sekta at nailigtas ng mga taong iyon. Sinabi ni Fei Lingsheng. Kaya natutunan kang magsalita at magsanay sa sekta. Nahulaan na ni George Han ang susunod na balangkas. Ang sekta na ito ay dapat na maging panimulang punto para sa Fei Lingsheng upang magsimula ng isang bagong buhay. Kabanata 1047. Sa isang taon sa sekta, natutunan ko kung paano magsalita at kung paano makipag-usap sa mga tao. Mula din sa panahong iyon na napagtanto kong ako ay isang tao, hindi ipinanganak ng isang kakaibang hayop, at alam kong itinapon ako. Sa madilim na kagubatan. Sa puntong ito, ang mga mata ni Fei Lingsheng ay malinaw na binubugbog ng naglalagablab na galit, at halata na ang bagay na ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Si George Han, na isa ring ama, ay maaari ring maunawaan ang pakiramdam na ito. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, ang lason ng tigre ay hindi kumakain ng mga bata. Anong uri ng mga magulang ang talagang itinatapo nila ang kanilang mga anak sa isang mapanganib na lugar tulad ng Dark Forest? Hindi ito para sa kanya. Mamatay. Ano ang nangyari mamaya? Nagtataka na nagtanong si George Han, hindi siya makapaghintay upang malaman ang tungkol sa kakaibang karanasan sa buhay na ito. Bukod dito, kinakain ni Fei Lingsheng si Sheng Li bilang isang prutas. Kapag siya ay makipag-ugnay sa paglilinang, ang kanyang lakas ay tiyak na tataas sa pamamagitan ng lips at hangganan. Sa palagay ko noong si George Han ay nasa Changqi, nabigla siya sa sinasabing malakas na mga tao. Ganun din ang totoo. Pagkalipas ng isang taon, nakipag-ugnay ako sa paglilinang, at ito ang talagang nagsimulang magbago ang aking buhay. Isang gabi lamang, nagmula ako sa isang magsasaka na kakapasok pa lamang ng bansa sa isang makapangyarihang tao sa Five Lights Realm. Sinabi ni Fei Lingsheng. Basagin ang limang mga ilaw magdamag. Nagulat si George Han, isang pambihirang tagumpay, natatakot ako na ang mga taong nasa sekta ay matakot. Dahil ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang bagay na naglakas loob na isipin ng ordinaryong tao. Nagulat ang sekta at sumakay sa tuktok ng buhay. Nagtataka na tanong ni George Han. Umiling si Fei Lingsheng at sinabi, nabigla talaga sila. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit nakikita kong maraming mga tao ang natatakot sa akin. Nakita ko ang ganitong uri ng mga mata, tuwing Austrian kapag tinutulungan ako na manghuli ng pagkain, ang pagkain ay magpapakita ng takot at kakilabutan sa mga mata, at pagkatapos ay labanan sila ng desperado, at ang Austrian ay masaktan sa sitwasyong ito. Ang Austrian, dapat itong maging kakaibang hayop na nagpalaki kay Fei Lingsheng, natatakot akong Fei Lingsheng kalaunan kinuha ang pangalang ito para dito. Ngunit nang makinig si George Han sa buong daanan, nagsimulang tumalo ng kanyang mga takip mata. Mga takot na mata, desperadong paglaban. Si Fei Lingsheng ay nabubuhay sa isang desperadong sitwasyon. Ang madugong eksena ng pamamaril ng Austrian ay marahil ang tanawin na kanyang nakita ng pinakamarami, at si Austrian ay nasugatan ng pangangaso, subconsciously ay gagawing isang proteksyon sa sarili si Fei Lingsheng. Kaya't nang lumitaw ang ganitong uri ng hitsura, ang tanging magagawa lamang niya ay pumatay sa kalaban tulad ni Aosian. Anong ginawa mo? Huminga ng malalim si George Han at tinanong. Ang lahat sa sekta ay pinatay. Sa ganitong paraan lamang ako makakaramdam ng ligtas. Blanco na sinabi ni Fei Lingsheng. Bumantong hininga si George Han. Bagaman nahulaan niya na magtatapos ito sa ganitong paraan, matapos itong sabihin ni Fei Lingsheng, nagbago ang kahulugan. Dahil sa haka-haka at mga katotohanan, mayroong isang malaking puwang. Mayroon ka lamang lakas ng Five Lights Realm, paano mo mapapatay ang buong sekta, hindi ba't ang sektang ito ay may isang tunay na Panginoon? Naguguluhang tanong ni George Han. Sa proseso ng pagpatay, unti-unting bumuti ang aking kaharian. Nang pumatay ako sa lahat, naabot ko na ang larangan ng walong liwanag. Paliwanag ni Fei Lingsheng.
F**k. Hindi mapigilan ni George Han na sumabog ng masamang wika. Sinira ni Fei Lingsheng ang Five Lights Realm sa isang gabi. Ito ay isang napakalaking bagay na ito. Hindi ko inaasahan na makakalusot niya ang kaharian sa proseso ng pagpatay sa mga tao, at ito ay tatlong magkakasunod na beses. Walang makapaniwala. Sa pagtingin sa mga bangkay at dugo sa buong sahig, bigla akong nakaramdam ng ligtas. Ito ay parang bumalik si Austrian at protektahan ako. Mula noon, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng paglakas. Nagpatuloy ang buhay espiritual. Kaya't nanatili ka sa sekta at hindi umalis hanggang sa maabot mo ang matinding antas ng master. Nahulaan ni George Han na si Fei Lingsheng ay isang napaka-insecure na tao, kaya sa paningin ni George Han, hindi siya madaling umalis sa sekta. Ang pintuan, dahil sa pagkamatay ni Aosian, ay naging isang anino sa kanyang puso, at may isang dahilan lamang para umalis siya, at iyon ay upang maabot ang panghuli na master domain at magkaroon ng isang hindi magagapi na kaharian. Oo, tumagal ng ilang taon para maabot ko ang tunay na antas ng master, at alam kong talagang ligtas ako. Sinabi ni Fei Lingsheng. Maraming mga tao ang napatay sa panahong ito, sinabi ni George Han na walang magawa. Mayroong mga bisita sa lupain ng sekta, at kailangang itago ni Fei Lingsheng ang katotohanan ang sekta ay pinatay niya, kaya't isa lamang ang mapapatay niya. 613 tao. Sinabi ni Fei Lingsheng. Mapait na ngumiti si George Han at sinabing, malinaw mo itong naaalala. Sa paglaon, mula nang ikaw ay naging napakalakas, bumalik ka na ba sa Dark Forest? Panipik. Itinaas ni Aosian si Fei Ling upang lumaki. Para sa kanya, dapat si Austrian ang pinakamalapit sa kanya. Bagaman si Austrian ay malamang napatay na, ito rin ang dapat gawin ni Fei Lingsheng upang makuha ang katawan ni Aosian. Naroon ako, ngunit hindi upang hanapin ito, sapagkat ito ay naging pagkain para sa iba pang mga dayuhan na hayop. Sinabi ni Fei Lingsheng, dahil hindi ka naghahanap para sa Aosian, kung gayon ikaw ay para kay Shengli. Nahulaan ni George Han, naabot ni Fei Lingsheng ang pinakamatinding antas ng master, ngunit hindi ito ang hangganan ng nagtatanim, mayroon ding isang maalamat na Diyos, at hindi maiwasang maiisip ni Fei Lingsheng Shengli si Shengli kung nais niyang maabot ang mga Diyos. Napakatalino mo, ngunit sayang ang Shengli na hindi ganon kadaling makahanap, at kadalasang may mga malalakas na halimaw na nagbabantay kay Shengli sa malapit. Ito ay nakabalik sa akin nang walang tagumpay pagkatapos ng maraming mga pagbisita, at ang mga pinsala ay seryoso. Sinabi ni Fei Lingsheng. Narinig ito, hindi mapigilan ni George Han na huminga ng malalim. Kahit na si Fei Lingsheng ay masugatan. Tila ang madilim na kagubatan ay karapat dapat takot, hindi lamang ang Linlong, kundi pati na rin ang iba pang mga kakaibang hayop. Para ito kay George Han. Ito ay halos mapanirang balita. Mahirap na makitungo kay Linlong, at may iba pang mga makapangyarihang halimaw. Hindi ba mas malala pa ito? Mukhang patay na tayo. Bilang karagdagan kay Linlong, may mga halimaw na kahit ikaw ay hindi makitungo. Kapag nasira ang pagbuo ng madilim na kagubatan, ito ang totoong wakas ng mundo. Sinabi ni George Han. Hindi, pagkatapos ng paggising ni Linlong, siguradong kakailanganin niya ang pagkain upang masiyahan ang kanyang kagutuman, at kung mas malakas ang alien na hayop, mas masarap ito, kaya't kapag naiwan ito ang madilim na kagubatan, dapat ay naging ang powerhouse ng madilim na kagubatan ang tiyan nito ay mayroong pagkain na inchik. Paliwanag ni Fei Lingsheng. Ito, halos hindi isinasaalang-alang magandang balita. Mapait na ngumiti si George Han. Sa sitwasyong ito, maaari lamang niya itong aliwin ang kanyang sarili. Kung maaabot ko ang God Realm, maaaring magkaroon pa rin ng isang kislap ng pag-asa. Biglang binaling ni Fei Lingsheng ang kanyang ulo at tumingin kay George Han. Saglit na natigilan si George Han, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi siya tanga. Hanggang sa sandaling ito, sa wakas na intindihan ni George Han kung bakit si Fei Lingsheng ay sobrang matigas ang ulo sa kanya. Hindi mo nais na makakuha ng banal na kastanyas sa akin, hindi ba? Tanong ni George Han. Kabanata 1048. Sinabi ni Fei Lingsheng ng sobra, prangkahan niya si George Han, at sinabi kay George Han ang halos lahat ng kanyang mga lihim. Mayroon siyang layunin, at nais niyang makuha si Shengli. Para kay Fei Lingsheng, kapag nakuha niya si Shengli, mahahawakan niya ang banal na kaharian,
at kapag naabot niya ang banal na kaharian, maaari pa rin niyang labanan si Linlong. Sa huling pagtatasa, ayaw mamatay ni Fei Lingsheng. Ito ay isang paraan upang makitungo kay Linlong, ayaw mo? Rhetorically na tanong ni Fei Lingsheng. Diretsyong umiling si George Han. Wala siyang maraming mga banal na castanyas, kaya't hindi na siya makapag-aksaya tulad ng dati. Bukod dito, ang mga banal na castanyas ay hindi madaling makarating at maaaring magbigay sa kanya ng malaking tulong. Paano niya ibibigay ang mga ito sa iba ayon sa gusto? Sa itaas ng pangunahing bulwagan, kung hindi pa para sa sagradong chestnut ng maaga, imposible para kay George Han na hindi baguhin ang kanyang kulay sa ilalim ng naturang pagpigil. Alam na ngayon ni George Han ang kahalagahan at kahalagahan ng Shengli, kahit na ang layunin ni Fei Lingsheng ay makitungo kay Linlong, hindi ito bibigyan ng basta-basta ni George Han. Hindi nais. Diretsyong sabi ni George Han. Naisip ni Fei Lingsheng na makukuha niya ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagsabi kay George Han ng lahat ng mga lihim, ngunit hindi niya inaasahan na ang pangungusap na ipinagpalitan niya sa huli ay hindi nais. Mapapanood mo ba ang walang prinsipyong pagpatay kay Linlong sa Xuanyuan World? Manunood ka ba ng milyon-milyong namatay sa ilalim ng mga kuko ni Linlong? Galit na sabi ni Fei Lingsheng. Mag-iisip ako ng ibang mga paraan, marahil, kapag kailangan ko, bibigyan kita ng Shengli, ngunit hindi na ito magiging ngayon. Gaanong sabi ni George Han? Si Fei Lingsheng ay hindi nagpahinga dahil sa mga salitang ito, sapagkat ang kakayahan ni Shengli ay nangangailangan ng kaunting pagsipsip, na pinapayagan siyang lumusot ng kaunti sa kasalukuyang kaharian, at hindi posible na maabot ang Diyos ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng Shengli. Kung naabot talaga ang krisis, maaaring huli na upang kumain ng Shengli. Natatakot akong walang silbi kung bibigyan mo ako ng higit pa pagdating ng oras. Malamig na sinabi ni Fei Lingsheng. Fei Lingsheng, anong silbi mo para masabi mo ng sobra? Ibibigay ko sa iyo at magiging iyo. Hindi ko ibibigay sa iyo, hindi mahalaga kung ano ang sabihin mong walang silbi, dapat kang magpahinga. Sinabi ni George Han. Naisip ni Fei Lingsheng na kunin ito, ngunit ang gayong pamamaraan ay hindi maiwasang maging sanhi ng labanan sa pagitan nila ni George Han, na hindi kanais-nais para kay Fei Lingsheng. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ng kasalukuyang sitwasyon na mangyari ito, bagay. Huminga ng malalim si Fei Lingsheng at iniluwa ulit ito, sinasabing, sasabihin ko sa iyo ang isa pang bagay. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang bagay na ito, inaasahan kong seryoso mong maiisip ang tungkol kay Shengli. Panipit. Nang makita si Fei Lingsheng na hindi pa rin sumusuko, umiti si George Han nang walang magawa. Gayunpaman, upang malaman ang higit pang mga lihim ng Fei Lingsheng, natural na handang gusto ni George Han, kung tutuusin, siya ang may huling sinabi kung mayroong anumang halaga. Pag-usapan natin, tingnan kung maaari akong maging interesado. Sinabi ni George Han. Ang iyong mag-aaral ay dumating sa Emperor Dragon Palace, at siya ay labis na sabik. Malamang na may 3,000 kaso ang may mga problema, ngunit lumabag siya sa mga patakaran ng Emperor Dragon Palace at ngayon ay nakakulong sa bilangguan. Sinabi ni Fei Lingsheng. Mag-aaral, hindi ba Huang Xiaoyong ito? Paano siya makarating sa Emperor Dragon Palace nang walang kadahilanan? Paano mo malalaman kung bakit hindi ko ito narinig? Tanong ni George Han. Nasa Emperor Dragon Palace ako, at natural may mga eyeliner. Ito ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mo itong siyasatin mismo. Sumakay siya ng isang winged tiger papasok sa lungsod, kumpara sa maraming mga tao na nakakita dito. Sinabi ni Fei Lingsheng. Matapos marinig ang mga salitang ito, umalis ka agad si George Han sa bahay. Kung si Huang Xiaoyong ay talagang nakasakay sa isang may pakpak na tigre patungo sa lungsod, dapat maraming tao na nakakita sa kanya. Magtanong lamang sa isang tao sa kalye upang mapatunayan na ang sinabi ni Fei Lingsheng ay totoo. Matapos maghanap ng magkakasunod na mga tao, sa wakas ay nakakuha si George Han ng isang tiyak na sagot, iyon ay, ang isang tao na nakasakay sa isang may pakpak na tigre papasok sa lungsod, kahit na hindi niya alam kung sino siya, ngunit nahuli na siya ng mga nasasakupan ni Emperor. Ang hindi maipaliwanag na kutob sa puso ni George Han ay lalong lumakas. Nang siya ay aalis, binalaan niya si Huang Xiaoyong na manatili sa 3,000 kaso at alagaan ang lahat sa 3,000 kaso.
Nang bigla siyang dumating sa Emperor Dragon Palace, dapat mayroong isang bagay na nangyayari sa 3,000 mga kaso. Hindi nahulaan ni George Han kung ano ang nangyari, kaya't kay Huang Xiao yung lamang niya nahahanap upang magtanong ng malinaw. Dahil siya ay nabilanggo ni Emperor Zun, mahahanap lamang niya siya sa bagay na ito. Si George Han ay dumating muli sa pangunahing bulwagan, nakaharap sa emperador na pumikit at itinaas ang kanyang espiritu, diretso niyang sinabi, "Emperor, isinara mo na ba ang aking mag-aaral?" "Ang iyong mag-aaral, sino?" tinanong ni Emperor Zun si George Han na may isang puzzled na hitsura. Ang mukha ni George Han ay may elo, ngunit alam na alam niya ang ugali ni Huang Xiaoyong. Tiyak na iuulat ng taong ito ang kanyang pamilya, at siguradong sasabihin niya na siya ay apprenticeang si George Han. Paano hindi alam ni Emperor Zun? Sa oras na ito, sadyang nagkukunwaring baliw at bobo, nais mo bang gamitin ang Huang Xiaoyong upang maitim ang iyong sarili? "Di Zun, kasalukuyan akong tapat sa korte ng imperial. Sana hindi mo ako payagan na magbago ang isip ko." Gaanong sabi ni George Han. Kasalukuyang matapat sa korte ng imperial, ngunit hindi ito nangangahulugang magiging sa hinaharap. Si George Han lamang ang may lakas ng loob na sabihin ang ganitong uri ng suwail na wika. Sa itaas ng Emperor Dragon Hall, ang sinumang magsabi nito ay mahatulan ng pagtataksil. Maaari rin itong ipatupad ng direkta ng Emperor. Bagaman naisip ni Emperor Zun na kapag alam ni George Han ang tungkol dito, darating siya upang tanungin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na sinabi ni George Han ang mga ganoong bagay. Kinontrol ng mahinang galit na emperador ang kanyang paparating na pag-uugali at sinabi, "Sect Master Han, alam mo ba kung ano ang iyong pinag-uusapan?" "Siyempre alam mo, Emperor Zun, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?" "Ang aking baguhan ay lumabag sa mga patakaran ng Emperor Dragon Palace at karapat dapat maparusahan, ngunit nagmamadali siyang dumating. Dapat mayroong isang kagyat na usapin. Hindi ba nakapag-usap ang Emperor Zun tungkol dito?" sabi ni Chen. "Kapag nag-expire na ang kanyang sentensya, likas ko siyang palayain." Sinabi ni Emperor Zun. Ang mga mata ni George Han ay unti-unting nanlamig at nag-expire ang kanyang pangungusap. Gaano katagal? Sa oras na iyon, napalampas na ni George Han ang mahalagang bagay ng paglalakbay ni Huang Xiaoyong sa lahat ng mga paraan. "Gusto ko siyang makita. Sana mabigyan siya ni Emperor Zun ng pagkakataon." Si George Han ay yumukaw ng bahagya, na itinuturing na isang magalang na kilos, sapagkat ngayon si George Han ay hindi kailanman nagyuko sa iba. Ang ganitong uri ng pagkilos ay nagpahinga ng kaunti sa puso ng emperador, kahit papaano iparamdam sa kanya na hindi siya nasobrahan ni George Han, at ang dignidad ng pagkakakilanlan ng kanyang emperador ay napanatili pa rin. Bukod dito, mula sa simula, hindi plano ni Emperor Zun na panatilihin ang Huang Xiaoyong para sa kung gaano katagal. Pagkatapos ng lahat, siya ay apprenticeang si George Han. Tulad ng sinasabi ng kasabihan, nakasalalay sa may-ari na labanan ang mga aso. Paano mabibigyan ng mukha ni Emperor Zun si George Han? Ito ang unang pagkakataon na ang iyong mag-aaral ay dumarating sa Emperor Dragon Palace. Kung hindi mo maintindihan ang mga patakaran dito, maaari ko siyang pakawalan, ngunit pagkatapos na alisin nito, tandaan na turuan ang iyong sarili. Ang Emperor Dragon Palace ay tiyak na hindi isang lugar kung saan maaari siyang maging mapagmataas. Panipitulduk. Kabanata 1049. Ang mga salita ni Emperor Zun ay nagpapaalala kay George Han, at sabay na binugbog si George Han. Ang sinabi niya ay si Huang Xiaoyong, ngunit sa totoo lang ay tumutukoy siya kay George Han. Ngunit si George Han ay wala ring pakialam dito. Mula sa unang pagkakataon na nagpunta siya sa Emperor Dragon Hall, hindi inisip ni George Han na tanungin ang mga sumusunod na tao na lumitaw sa harap ng emperador. Bukod dito, kay George Han, ang korte ng imperial ay walang karapat-dapat sa nostalgia. Kahit na talagang nahulog siya kasama ang emperor, si George Han ay maaari pa ring pumunta sa Ziaguo o Changai. "Salamat." Gaanong sabi ni George Han. Kaagad, sa ilalim ng pamumuno ng sinalaygan ni Emperor Zun, si George Han ay dumating sa bilangguan. Nang makita niya si Huang Xiaoyong ay nasa isang mahinang estado matapos na mabugbog ng husto, na ikinagalit ni George Han. Ipinaliwanag ng nagtitiwala,
dahil lumusot siya sa Emperor Dragon Palace at hindi nakikipagtulungan, kailangan niyang gumamit ng puwersa. Si George Han ay walang ekspresyon at hindi nagsalita. Alam ng sinalaigan na si George Han ay dapat may galit sa kanyang puso. Ang kanyang paliwanag ay inaasahan niya na maaaring huminahon si George Han, ngunit ngayon ay tila wala na itong silbi. Kailangan itong mapasinghap ang kanyang pinagtapat sa kanyang puso. Nakasasama niya si Emperor Zun sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakakita na may nang-ahas na ipakita ang mukha ni Emperor Zun. Si George Han ang nauna, at kung ipinakita man niya ang mukha ni Emperor Zun, ang Emperor Zun ay hindi naglakas loob na magkaroon ng anumang mga opinyon tungkol dito. Ito ang malakas, hanggat ang lakas ay sapat na malakas, kahit na ang emperador ay hindi kailangang tingnan ito. Pagbukas ng pinto ng bilangguan, pumasok si George Han at direktang nilabanan si Huang Xiaoyong sa kanyang balikat. Bago umalis, sinabi ni George Han sa kanyang pinagkakatiwalaan, "Salamat di Zun para sa akin, sabihin mo lamang natatanggapin ni George Han ang bagay na ito." Nakatingin sa likuran ng pag-alis ni George Han, ang kanyang sinalaigan ay ngumiti nang walang magawa. Babala ba ito sa Emperor? Isang tapang. Bumalik sa bulwagan, inihatid ng kanyang sinalaigan ang mga orihinal na salita ni George Han sa emperador nang hindi nawawala ang isang salita. Nang marinig ito ng emperador, malamig ang kanyang mukha, ngunit tila wala siyang magawa. Inaasahan ko na ang taong ito ay mahirap makontrol, ngunit hindi ko inaasahan na magiging mas mahirap siya kaysa sa inaakala ko. Sinabi ni Emperor Zun. Ang taong ito, dapat itong isang nakatagong panganib sa hinaharap, Emperor Zun, maaari ba niyang gamitin si Linlong upang patayin siya? Tanong ng kanyang sinalaigan. Ang Emperor ay may isang komplikadong ekspresyon, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Bumalik sa bahay ni Fei Lingsheng, nang makita ni Fei Lingsheng ang mahinang estado ni Huang Xiaoyong, hindi niya ito inaasahan. Sa kanyang opinyon, inaresto ni Emperor Zun si Huang Xiaoyong, na kung saan ay isang kurso, ngunit medyo hindi inaasahan na si Huang Xiaoyong ay nasugatan. Mukhang ang emperador ay naglabas ng lahat ng kanyang galit sa iyo sa iyong baguhan. Sinabi ni Fei Lingsheng. Babayaran ko siya, malamig na sabi ni George Han. Hayaan ang emperor na bayaran ang presyo. Naglakas loob si George Han na sabihin ang mga nasabing salita. Mukhang kailangan niya ng kaunting oras upang makabawi. Sinabi ni Fei Lingsheng. Ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Huang Xiaoyong ay nangangailangan ng oras upang ayusin, ngunit sa ganitong paraan, hindi agad malalaman ni George Han kung ano ang nangyari kay Huang Xiaoyong. Ang ganitong paghihintay pagkatapos ng pagdurusa ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring tanggapin ni George Han. Kaagad, naglabas si George Han ng isang banal na kastanyas na nagselos kay Fei Lingsheng, at direktang ipinakain ito kay Huang Xiaoyong. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng lakas ng pagsasanay para sa gumagamit, maaari ring ayusin ni Shengli ang pinsala, na kung saan ay ang halagang nilalagyan ng kayamanan. Napakahalagang bagay, ginamit mo talaga ito upang pagalingin ang kanyang mga sugat, at tumatagal lamang ng ilang araw bago siya makarecover. Hindi ka ba marahas na bagay? Sinabi ni Fei Lingsheng na may hitsura ng panibughu, sayang talaga ang mga magagandang bagay. Ito ang bagay ko, sulit, ako ang may panghuli na sinabi, wala itong kinalaman sa iyo. Gaanong sabi ni George Han? Galit na galit si Fei Ling na naninigarilyo si Kikiao. Upang makuha si Shengli, marami siyang naikwento sa harap ni George Han, ngunit sa huli wala siyang nahuli. Sa halip, si Huang Xiaoyong iyon, ngunit ilang araw lamang ng pagsasanay. Pagbawi, ngunit nagkakahalaga si George Han ng pag-aaksaya ng isang sagradong chestnut para sa kanya. Alam mo bang kaya niyang sirain ang kaharian para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng Shengli sa kanyang karaniwang estado? Ngunit ngayon, kapag ginamit niya ito upang ayusin ang kanyang katawan, nasayang ang enerhiya ni Shengli. Sinabi ni Fei Lingsheng, gusto kong pagbutihin niya ang kanyang kaharian, at bibigyan ko siya ulit ng Shengli kapag siya ay nasa mabuting kalusugan, nang hindi ka nag-aalala tungkol dito. Sinabi ni George Han, ang mga salitang ito ay halos naging suka ng dugo ni Fei Ling. Napakalambing niya kay Huang Xiaoyong, ngunit napakakuripot niya sa sarili. Hindi niya mahulaan kung anong uri ng saloobin ang nasa isip ni George Han. Wala ka talagang katwiran. Galit na sabi ni Fei Ling.
Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagkaroon ng malay si Huang Xiaoyong. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Fei Lingsheng, mayroong isang malakas na pagtutol sa kanyang mga mata. "Ikaw, bakit ka narito?" Takot na sinabi ni Huang Xiaoyong. Naguluhan si George Han. Si Fei Lingsheng ay tuliro rin. Bakit niya nakita ang sarili na parabang nakakita siya ng multo? "Ito ang aking tahanan, bakit hindi ako narito?" Sinabi ni Fei Lingsheng na siyempre. "Master, siya ito, ang kanyang nakababatang kapatid, na pumatay ng 3,000 mga sekta, at nakipaglaban din ng determinado kay Shiju. Nais niyang kunin si Shiju." Hinawakan ni Huang Xiaoyong ang kamay ni George Han at sabik na sabik. "Si Kuya, hindi ba Yi Qing Shan?" Nagtataka si George Han kung bakit hindi sinunod ni Yi Qing Shan si Fei Lingsheng, ngunit hindi niya inaasahan na mapunta siya sa 3,000 kaso. "Inaalis ang Jiang Yingying, sinusubukan mo bang gamitin ang Jiang Yingying upang banta ang iyong sarili at ibigay kay Sheng Li?" "Fei Lingsheng, hindi ko inaasahan na magkaroon ka ng isang kamay." Galit na sinabi ni George Han kay Fei Lingsheng. Hindi binago ni Fei Lingsheng ang kanyang mukha, sapagkat ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya, at hindi siya magkakasala. Bukod dito, kakaiba ang pakiramdam ni Fei Lingsheng tungkol sa pag-alis ni Yi Qing Shan dati, ngunit ngayon ay naintindihan niya sa wakas ang gagawin ni Yi Qing Shan. "Hindi ko alam kung saan nagpunta si Yi Qing Shan, naniniwala ka ba dito?" Sinabi ni Fei Lingsheng. "Bakit kita maniniwala? Gusto mo si Sheng Li, at nais ni Yi Qing Shan na gamitin si Jiang Yingying bilang isang banta na ibigay sa akin ng Sheng Li, wala ka bang parehong layunin?" Naglakad si George Han kay Fei Lingsheng na may kamanghamanghang intensyon sa pagpatay. Sinabi. Sinundan ni Jiang Yingying si George Han sa Xuanyuan World. Hindi dapat hayaan ni George Han na ma-accident siya rito. Kung hindi man, paano niya ipapaliwanag kay Hiting kapag bumalik siya sa daigdig sa hinaharap? "Hindi ko naman siya kapatid. Wala akong gagawin sa kanya, at hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Hindi ko alam na pupunta siya sa ate mo." Sinabi ni Jiang Yingying. "Sabihin mo sa akin kung nasaan siya." Malamig na tanong ni George Han. Umiling si Jiang Yingying at sinabi, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Siya ay isang malakas na master ng Xia Kingdom. Ang nais niyang gawin ay hindi isang bagay na maaari kong makialam ng basta-basta, at bago iyon, hindi ko nga alam na ganito siya. Magplano ka, kaya kung tatanungin mo ako, hindi ko maibigay sa iyo ang sagot." Panipi. Kabanata 1050. Tumingin si George Han kay Fei Lingsheng na may sulo, inaasahan na makita ang ilang mga bahid sa kanyang ekspresyon. Ngunit ang mga mata ni Fei Lingsheng ay hindi ginalaw, at hindi man siya nagsinungaling. "Kung magpapatuloy kang pagdudahan sa akin, maaari mo ring hanapin si Yi Qing Shan sa lalong madaling panahon. Inaresto niya ang iyong kapatid. Marahil ay nais niyang makuha si Sheng Li, kaya't hindi siya masasaktan sa ngayon," sabi ni Fei Lingsheng. "Master, ayaw mahuli ng senior tita, kaya kailangan ko siyang labanan ng mapagpasyahan. Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon, hanapin mo si senior tita." Sinabi ni Huang Xiaoyong. Tumalikod si George Han at sinabi kay Huang Xiaoyong, "Manatili ka rito upang magpahinga muna. Pagkatapos mong gumaling, magkakaroon ka ng 3,000 mga kaso sa iyong sarili. Huwag manatili sa korte ng imperial. Ayokong ikaw ang hawakan ulit." Panipi. "Nga pala, kunin mo si Zhan Tailiuyo at hayaan mong sumama siya sa iyo." Bagaman hindi naintindihan ni Huang Xiaoyong ang sitwasyon sa korte ng imperial, at higit na hindi alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni na George Han at Emperor Sun, sa kanya, ang mga salita ni George Han ay isang dekreto ng imperyo, kaya kailangan lamang niyang gawin ang sinabi ni George Han. Pataas. "Master, dapat mong iligtas si Master Auntie. Nonsense, kailangan mo bang pag-usapan ito?" Akmang lalabas na si George Han ng silid, bigla siyang huminto. Pagkatapos ng lahat, si Yi Qing Shan ay isang malakas na tao sa Extreme Master Realm. Mahirap pa rin para kay George Han na isave si Jiang Yingying sa kanyang mga kamay. "Mayroon akong Sheng Li, sinabi mo kay Yi Qing Shan, tama." "Gaanong sabi ni George Han?" Nabanggit ito ni Fei Lingsheng sa harap ni Yi Qing Shan, ngunit hindi niya inaasahan na may ganoong plano si Yi Qing Shan. Ngunit ngayong nabanggit ito ni George Han, naintindihan ni Fei Lingsheng ang nais sabihin ni George Han.
Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Dahil responsibilidad ko, hindi na lang ako uupo. Sinabi ni Fei Lingsheng. Sama-sama na iniwan ng dalawa ang Emperor Dragon Palace. Matapos matanggap ng emperador ang balita sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay puno ng mga pag-aalinlangan. Biglang umalis ang dalawang tao. Malinaw na may nangyari, at sulit ang pagsasama ng dalawa, pabayaan ang isang walang kwentang bagay. Mayroon bang balita mula sa 3,000 kaso? Tinawagan ni Emperor Zun ang kanyang sinalaygan at tinanong. Pinatay ni Yi Qingshan ang mga tao sa 3,000 mga sekta at nais na arestuhin ang kapatid na babae ni George Han, sabi ng kanyang sinalaygan. Ito lang ang nalaman niya. Sa kasamaang palad, mayroong 3,000 mga sekta sa Emperor Dragon Palace. Kung hindi man, sila lamang ang maaaring malito. Bakit nahuli ni Yi Qingshan ang kapatid ni George Han? Sumimangot si Emperor Zun at sinabi. Hindi maintindihan ng aking sinalaygan ang dahilan, kaya masasabi lamang niya, ang mga tao na ipinadala namin ay binibigyang pansin ang bagay na ito, at naniniwala ako na kung mayroong isang bagong sitwasyon, iulat nila ito sa lalong madaling panahon. Pagmasdan ko ang bagay na ito, nais kong malaman kung ano ang nangyayari kaagad. Sinabi ni Di Jun. Sina George Han at Fei Lingsheng ay nagpunta sa kanilang lakad sa kanilang buong lakas. Sa oras na ito, naramdaman ni Fei Lingsheng ang lakas ng agwat sa pagitan niya at George Han, sapagkat si George Han ay mas mabilis kaysa sa kanya, kahit na hindi nito buong ipinaliwanag na si George Han ay mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit ito rin ay isang pagpapakita ng isang aspeto. Wala pang isang araw, bumalik si George Han sa 3,000 kaso. Ang mga bangkay ng dalawang alagad ng sekta ay inilibing sa ilalim ng Zhangluo ni Yan Qinghua. Nang sinabi ni Yan Qinghua kay George Han ang sitwasyon noong araw, galit na galit si George Han. Ang 3,000 mga disipulo sa ilalim ng sekta ay pawang mga bata mula sa mahirap na pamilya, ngunit ni hindi iniwan ni Yi Qingshan ang kanyang katawan. Huminga ng malalim si George Han at tinanong si Yan Qinghua, alam mo ba kung nasaan sila? Hindi alam ni Yan Qinghua ang tiyak na patutunguhan, ngunit itinuro ang isang direksyon para kay George Han at sinabi, doon, aawayin siya ng iyong kapatid, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Si George Han ay malinaw tungkol sa lakas ni Jiang Yingying. Mas malakas siya ngayon kaysa sa siyam na Light's Realm, ngunit hindi siya nangangahulugang kalaban ng Extreme Master Realm. Pagkatapos ng lahat, sinipsip lamang ni Jiang Yingying ang lakas ng bungo, at ang mga sagradong chestnuts na kinain niya ay hindi nakakuha ng magandang pagbabago ng lakas. Si George Han ay napakalakas dahil sa pagsanib ng mga bungo, na walang sinumang makakapantay. Gaano katagal ito? Patuloy na tanong ni George Han. 3 araw. Narinig ang oras na ito, napangisi si George Han. Sa loob ng 3 araw, halatang nahulog si Jiang Yingying sa mga kamay ni Yi Qingshan. Hindi niya alam kung kumusta siya ngayon at kung siya ay nasugatan. Ang iyong kapatid na babae, maaari kang maging kalaban ni Yi Qingshan. Tanong ni Fei Lingsheng. Hindi pa niya naabot ang tunay na antas ng master. Sinabi ni George Han. Bagaman inaasahan ito ni Fei Lingsheng, naramdaman niyang medyo mas komportable siya nang marinig niyang sinabi ito ni George Han ng personal. Kung kahit si Jiang Yingying ay isang powerhouse sa Extreme Master Realm, magiging walang imak si Fei Lingsheng. Kung sa bagay, bihira ang mga powerhouse ng Extreme Master Realm, at biglang lumitaw ang dalawa, at hindi pa niya ito matanggap. Tila na siya ay nahuli ni Yi Qingshan, hindi mo kailangang magmadali upang hanapin si Yi Qingshan, siya ang gagawa ng hakbangin upang lumitaw sa harap mo maaga o huli. Sinabi ni Fei Lingsheng. Naiintindihan din ni George Han ang katotohanang ito, ngunit ang pagpapalam sa kanya na manatili at gumawa ng wala ay gagawing balisa si George Han. Kung sa bagay, nasa panganib si Jiang Yingying. Paano siya mahihintay ng mahinahon? Babalik ba si Yi Qingshan sa Zia Country? Tanong ni George Han. Umiling si Fei Lingsheng nang hindi iniisip, at sinabi, paano si Fei Lingsheng, isang taong sakam at takot sa kamatayan, na bumalik sa Zia Country? Hindi mo alam ang sitwasyon sa Dark Forest. Panipi. Maaari ka bang maghintay magpakailanman tulad nito? Umisi si George Han at sinabi. Gusto ni Fei Lingsheng na tulungan si George Han na magkaroon ng isang paraan, ngunit kung anong uri ng mga kalkulasyon ang mayroon si Yi Qingshan,
hindi alam ni Fei Lingsheng, at hindi niya matukoy kung nasaan si Yi Qingshan sa oras na ito. Teka, naniniwala akong lalabas siya sa lalong madaling panahon, at kung nais niyang makuha si Sheng Li, hindi niya kailanman sasaktan ang iyong kapatid. Sinabi ni Fei Lingsheng. Sa oras na ito, si Yan Qinghua sa gilid ay tuliro nang marinig niya ang mga salitang ito. Nais ni Yi Qingshan na makuha si Sheng Li, kaya nahuli niya si Jiang Yingying. Ngunit hindi ba ibinigay na si Sheng Li kay Zhong Qishun? Ito ay isang bagay na alam ng lahat, at upang maiwasan ang hindi kinakailangang kaguluhan, nilamon ni Zhong Qishun ang banal na kastanyas sa harap ng maraming tao, upang ang mga nagnanais na agawin ang ideya. Hindi kaya si George Han ay mayroon pa ring Sheng Li? Sect Master Han, bumalik ka, nasaan si Sect Master Zontai? Tanong ni Yan Qinghua. Babalik siya kasama si Huang Xiaoyong, hindi ka dapat mag-alala. Sinabi ni George Han. Tumango si Yan Qinghua. Dahil sinabi ito ni George Han, hindi na niya kailangang magtanong pa. Gayunpaman, ang bagay na ito ay malayo sa kasing simple ng naisip ni George Han. Sa kauna-unahang pagkakataon na umalis sina George Han at Fei Lingsheng sa Emperor Dragon Palace, nagpadala na ang Emperor ng mga tao upang palibutan ang bahay ni Fei Lingsheng. Upang mapigilan si George Han na hindi bumalik, ang Emperor ay makakakuha lamang ng 2 tao na ipinagbabawal sa Emperor Dragon Hall, sa ganitong paraan lamang, kinailangan ni George Han na bumalik sa Emperor Dragon Hall. Yi Qingshan, papayagan kong tikman mo ang kapalaran ng pagbabanta sa akin. Ikaw ang magiging unang tunay na malakas na lalaki na papatayin ko sa Xuanyuan World. Kabanata 1051. Nang sinabi ni George Han ang mga salitang ito, ang lahat na nakatayo sa tabi niya ay nagpakita ng pagkabigla, kahit nakasama si Fei Lingsheng. Sapagkat ang kanyang hitsura ay hindi nagbibiro, at madaling masabi ang mga salita ng pagpatay sa isang malakas na master sa matinding antas ng master ay hindi nangangahulugang nalampasan ng kaharian ni George Han ang matinding antas ng master. Bagaman matagal na ang mga haka-haka tungkol sa kaharian ni George Han sa korte ng imperyo, wala talagang nakakaalam kung ano ang totoong estado ni George Han. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na siya ay nasa matinding kaharian ng master, ngunit ang ilang mga tao ay nagsabi na nalampasan na niya ang matinding kaharian ng master, kahit na hindi niya naabot ang maalamat na Diyos ng Diyos, hindi ito malayo. Ngunit kung mayroon talaga siyang lakas upang durugon si Yi Qingshan, tiyak na ito ang pagganap ng mga Diyos. Si Fei Lingsheng ay huminga ng mabagal at tinanong si George Han, ay ang powerhouse ng Extreme Master Realm kaya mahina sa iyong mga mata? Napatingin si George Han sa direksyong aalis na ni Jiang Yingying. Hanggang saan niya mapapatay si Yi Qingshan, siya mismo ay hindi alam, ngunit kung maglakas loob si Yi Qingshan na saktan si Jiang Yingying, hahayaan ni George Han si Yi Qingshan sa anumang presyo, patay na. Lao Yanchang, mangyaring tulungan akong tumingin sa sitwasyon na malapit, at ipaalam sa akin sa sandaling mayroon akong balita. Sinabi ni George Han kay Yan Qinghua, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid. Si Yan Qinghua ay medyo tuliro tungkol sa pag-aayos ni George Han. Pagkatapos ng lahat, ito ay 3,000 mga kaso, at ito ang kanyang teritoryo. Bakit niya ibibigay ang bagay na ito sa isang tagalabas na tulad niya? Ano ang ibig sabihin ng Sect Master Han? Naguguluhan na tinanong ni Yan Qinghua kay Fei Lingsheng. Sa oras na ito hindi pa rin alam ni Yan Qinghua ang totoong pagkakakilanlan ng Fei Lingsheng. Kung hindi man, marahil ay wala siyang lakas ng loob na kausapin si Fei Lingsheng. Ang kasalukuyang 3,000 kaso, walang sinumang karapat-dapat sa kanyang tiwala. Ang lahat ng mga nakatatanda dito ay mga tao na ipinadala ng emperador. Ipinaliwanag ni Fei Lingsheng na ang talagang makakumbinsi kay George Han ay sina Huang Xiaoyong at Jiang Yingying, at ngayon ang kinaroroonan ni Jiang Yingying ay hindi alam, at si Huang Xiaoyong ay nakakakuha pa rin mula sa Imperial Dragon Palace, kaya't hindi hinayaan ni George Han na tulungan si Yan Qinghua. Ngunit may isang bagay na ginagawang hindi malinaw ang Fei Lingsheng. Sa oras na ito, bakit babalik si George Han sa silid? Hindi ba siya mas comfortable sa pamamagitan ng pagtitig sa kalapit na sitwasyon? Tumango si Yan Qinghua, tuwang-tuwa. Si George Han ay hindi naniniwala sa ibang mga tao, ngunit naniwala sa kanya, na nagpapaisip kay Yan Qinghua na mas malapit siya kay George Han. Noong una, si Yan Qinghua ay may pagmamahal kay George Han.
Ngayon ang sitwasyong ito ay natural kung ano ang nais makita ni Yan Qinghua. Nang malaman ni Fei Lingsheng na umiti si Yan Qinghua Nympho, naramdaman niyang medyo walang magawa. Ang lalaking ito ay labis na nasisiyahan sa mga kababaihan. Hindi lamang si Yan Qinghua, kundi pati na rin si Zantai Liuyo, ang master ng Misty Sect, ang pagtingin niya kay George Han ay mayroon ding kahulugan na iyon. Bumalik si George Han sa silid at inilabas ang kamakailang nakuha na buto sa binti. Ang orihinal na pagsasanib ng bungo ay nagdala ng isang mahusay na pagpapabuti kay George Han. Kung siya ay 100% sigurado na makitungo kay Yi Qingshan, kinailangan ni George Han na fuse ang buto ng binti na ito upang magkaroon ng mas malakas na lakas si George Han. Hindi ito ginawa ni George Han noon, sapagkat natatakot si George Han sa ilang mga negatibong epekto, kaya't hindi niya ito pinanggahasang gawin ito sa mahabang panahon. Ngunit ngayon, walang pagpipilian si George Han. Nahuli ni Yi Qingshan si Jiang Yingying, at kailangan niyang iligtas si Jiang Yingying kahit na ano paman. Ito ang ipinangako niya kay Hiting noong umalis siya. Hindi niya ginusto na mawala sa anak nitong babae ang kanyang anak na babae. Huminga ng malalim si George Han at tiningnan ang mga buto sa binti at sinabi, "Bagaman hindi ko alam kung sino ang iyong Panginoon, ngunit sa akin, maaari mong muling lumitaw ang iyong halaga. Ito rin ang dapat maging pinakamahusay na patutunguhan para sa iyo. Sa gayon, sana ay makapamuhay kaming mapayapa." Panipi. Ang buto sa binti ay parang bulok na buto. Walang espesyal na simula, ngunit maaaring maunawaan ni George Han ang pambihirang lakas na nilalaman sa mga buto sa binti. Nang ipasok niya ang kanyang lakas sa mga buto sa binti, nangyari ang mga buto sa binti, malaking pagbabago. Pagkawala ng pagkabulok, isiwalat ang kulay ng jade, at pagpapalabas ng malalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Sumimangot si George Han, iniisip na nang makuha niya ang bungo, walang ganoong pagbabago-bago ng enerhiya. Maaaring ang lakas ng buto ng binti na ito ay mas malakas kaysa sa bungo. Inaasahan kong ang aking mortal na sanggol ay makatiis ng iyong lakas. Matapos sabihin ni George Han ang mga salitang ito, idinikit niya ang mga buto sa binti sa kanyang guya. Nang magsimulang maghalo ang dalawang puwersa, ang mga buto sa binti ay sobrang galaw ng paggalaw. Ang bilis dahan-daang natunaw sa katawan ni George Han. Sa panahon ng prosesong ito, nakatikim si George Han ng hindi masabi na sakit, kasing tindi ng sakit na lumipas. Nakakaawa na ang kasalukuyang George Han ay hindi na mahilo ng ganito kadali, kaya niya lamang mapipigilan ang sakit na dulot ng pagsasanib ng buto. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sakit ay naging mas malakas at mas malakas, tulad ng isang taong may hawak na isang blunt instrumento at binutas ang kanyang katawan ng paunti-unti. Sa oras na ito, si George Han ay may hitsura ng Basin City sa kanyang isipan, na iniisip sina Amelia So at Han Nayan, ang dalawang taong ito ay tiyak na maaaring suportahan si George Han upang harapin ang anumang sitwasyon. Ang sakit ay wala, basta nakikita niya ulit sila, kahit na maghirap siya mula sa pagpapahirap sa 18 na mga layer ng impyerno, maaaring magpumilit si George Han. Hindi ito nangangahulugang isang simpleng bagay upang harapin ang ganitong uri ng sakit sa isang malubhang sitwasyon, ngunit si George Han ay ngumiti ngayon sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang panginginig na may malamig na pawis ay hindi nakakaapekto sa pagnanasa ni George Han para bumalik sa daigdig. "Asawa anak, hintayin mo ako, kahit nabutas ko ang langit na ito, tiyak na babalik ako." Umisi si George Han at nagsabi ng salita. Tila na pagkatapos ng isang buong siglo, sa wakas ay nakaramdam ng sakit si George Han at nagsimulang gumaan, na ipinakita na ang pagsasama ng buto ay naging matagumpay. Hingal na hingal, inisip ni George Han na siya ay nagtagumpay, ngunit sa oras na ito, biglang sumakit ang ulo, at mahawakan lang ni George Han ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, at patuloy na gumulong sa lupa. Ang sakit na ito ay 10 beses na mas matindi kaysa dati. 100 beses. Kahit 1,000 beses. Si George Han ay napakasakit na nais niyang malaman ang kanyang buhay, ngunit ang mga imahe ni Han Nayan na nakangiti sa kanya ay patuloy na kumikislap sa kanyang isip. Alam ni George Han na hindi siya maaring mamatay, kung hindi mawawala ng asawa si Amelia Su, at mawawala ng ama si Han Nayan. Ito ang bagay na hindi niya tatanggapin. "Halika, bumalik ka ulit, nakikita ko kung gaanong sakit ang maaari mong idulot sa akin."
Kung hindi ko makaya ang kaunting sakit na ito, ang sampeng kong pangalan ay hindi Han. Si George Han ay nanginginig ng marahas at malakas na nanginginig. Nabawasan sa isang bola, sa oras na ito ang kanyang ulo at ang mga binti kung saan ang mga buto ng binti ay nakakonekta ay konektado sa enerhiya ng hubad na mata. Hindi nakita ni George Han ang eksenang ito, ngunit naramdaman niya ito. Alam niya na ang dalawang buto ay pagmamay-ari ng iisang may-ari. Sa oras na ito, dapat mayroong ilang mga espesyal na epekto. Kabanata 1052, sa labas ng pintuan. Hindi mapigilan ni Fei Lingsheng ang pagpasok dahil ramdam niya ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa silid. Nais niyang makita kung ano ang ginagawa ni George Han, ngunit natatakot siya na maiinis niya si George Han pagkatapos ng pagpasok. Sa paghusga mula sa hula ni Fei Lingsheng, si George Han ay dapat na nagpapabuti ng kanyang lakas upang makitungo ng mas mabuti kay Yi Qingshan. Ang paraang maiisip ni Fei Lingsheng ay si George Han na kumain ng banal na castanyas, na medyo nag-alala siya. Kung sa bagay, kinagusto pa rin niya ang banal na chestnut ni George Han. Kung kakainin ni George Han ang lahat upang makitungo kay Yi Qingshan kapag natapos na, hindi ba ito ang kanyang bahagi? Tulad ng isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya, magkano ang iyong kinakain, hindi mo ba iniiwan ito? Sinabi ni Fei Lingsheng na may nag-aalala na mukha, nais niyang sirain ang pinto at agawin si Sheng Li ng direkta mula kay George Han, ngunit sayang sa oras na ito para sa pagbago-bago ng enerhiya ni Fei Lingsheng, ito ay tulad ng isang babala, pinipigilan siya na kunin ito ng madali. Kung sakaling magalit si George Han at makipag-away sa kanya, pagkatapos ay ninakaw niya ang manok at mawawala ang bigas. Matapos ang isang mahabang panahon, ang lakas sa silid ay tuluyang kumawala, at alam ni Fei Lingsheng na ang lakas ni George Han ay maaaring tumaas sa isang tiyak na lawak. Siya, na noong una ay hindi nakikita, ay tunay na nakarating sa kaharian ng Diyos, na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Fei Lingsheng na pukawin ang isang alo ng inggit at paninibugho. Pagkatapos ng lahat, siya ay nanatili sa larangan ng Extreme Master para sa masyadong mahaba, at sa maalamat na Diyos sa kalikasan, hindi man niya hinawakan ang isang bakod sa pintuan. Sa kwarto. Sa wakas ay huminahon si George Han at umupo na naka-crossleg sa lupa. Matapos mawala ang sakit, malinaw na maramdaman niya na ang lakas sa kanyang katawan ay naging mas malakas, tulad ng isang bulkan na naipon ng mahabang panahon, na sumabog anumang oras. Ang dapat niyang gawin ngayon ay upang malaman na kontrolin ang puwersang ito. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng panandali ang pagpapahusay ay magpapadama pa rin kay George Han ng hindi komportable. Bukod dito, may koneksyon sa kuryente sa pagitan ng bungo at mga buto sa binti, na naging bahala rin kay George Han. Ang mga ito ay kabilang sa iisang may-ari, at hindi mapigilan ni George Han na magtaka, kung kinokolekta niya ang lahat ng mga buto, sa kalaunan ay bubuo siya hanggang sa punto kung saan ang kanyang katawan ay kinokontrol ng pares ng mga buto na ito, at ang kanyang balat ay naging muling pagsilang ng host may-ari ng buto. Mukhang magkakaroon ng mas kaunting mga pagpapahusay sa hinaharap, at kapag nangyari ang resulta na ito, hindi na ito mababalik. Pagkatapos ng isang araw at gabi, sa wakas ay pinakalma ni George Han ang lakas sa kanyang katawan at nagawang kontrolin ito ayon sa gusto niya. Sa oras na ito, si George Han ay mukhang mas ordinaryong, tulad ng isang ordinaryong tao, nang walang kahit kaunting kalabuan. Ito ay isang palatandaan ng pagbabalik ng Dao kay Jian, ang mas pangkaraniwan sa paningin ng mga tagalabas. Nang siya ay lumabas ng silid, inihanda na ni Fei Lingsheng ang kaisipan upang malugod ang malakas, ngunit nang siya ay lumitaw sa harap niya, ito ang mas ordinaryong si George Han, na ikinagulat niya. Anong problema mo? Hindi maunawaan ni Fei Ling si George Han. Bakit siya mukhang hindi siya naging malakas, ngunit sa halip ay binigyan ng mga tao ng pakiramdam ng panghihina? Dahil ba sa kumain siya ng sobrang banal na castanyas? Bilang isang resulta, hindi nakuha ni George Han ang enerhiya ni Sheng Li, hindi lamang hindi naging mas malakas, ngunit naging mahina din dahil sa pinsala. Nakapunta ka na ba dyan? Nagtataka na tanong ni George Han. Hindi na namalayang tumango si Fei Lingsheng. Naramdaman niya ang halos lahat ng mga pagbabago ni George Han sa buong proseso, kaya't ang resulta ngayon ay talagang mahirap para sa kanya na maniwala. Kumain ka ng banal na castanyas, ngunit bakit hindi ka lumakas, ngunit pinaramdam sa akin na mas mahina ka? Tanong ni Fei Lingsheng.
Si George Han ay ngumiti ng mahina, nakikita rin niya ito, ang kanyang hininga ay mas pinigilan, at natural na bibigyan niya ang mga tao ng isang pakiramdam ng kahinaan, ngunit siya lamang mismo ang nakakaalam ng totoong lakas. Ang kasalukuyang George Han, sa harap ni Fei Lingsheng, ay may katiyakan ng tagumpay, ngunit hindi niya yun naramdaman dati. Mayroon bang balita mula kay Yi Qingshan? Tanong ni George Han. Naglakad si Fei Lingsheng sa harap ni George Han at tinignan si George Han pataas at pababa, tila tumagos kay George Han ang kanyang mga mata. Sa iyong lakas ngayon, maaari ka pa rin kalaban ni Yi Qingshan. May kainahinalang sinabi ni Fei Lingsheng. Ito ang aking sariling negosyo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nakangiting sabi ni George Han. Sa oras na ito, nasa mood pa rin siyang tumawa. Hindi maipaliwanag na galit si Fei Lingsheng. Sa kanyang kasalukuyang estado, paano niya mailigtas si Jiang Yingying kung hindi niya matalo si Yi Qingshan, at kung kinain niya ang lahat ng mga banal na kastanyas, hindi ba magkakaroon ng isang wakas ang Jiang Yingying? Maaari ka pa bang tumawa? Alam mo bang kung hindi makuha ni Yi Qingshan si Sheng Li, imposibleng pakawalan si Jiang Yingying? Sinabi ni Fei Lingsheng. Sa palagay mo hindi ako makitungo kay Yi Qingshan? Tumingin si George Han kay Jiang Yingying, at bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa oras na ito, mas kumpiyansa siya kaysa dati. Paano niya ito hindi makitungo? Hindi mo ba kilala ang sarili mo? Rhetorically na tanong ni Fei Lingsheng. Matapos magsalita si Fei Lingsheng, biglang sumabog si George Han ng isang malakas na aura upang sugpuin ito, na naging sanhi upang halos hindi mapigilan ni Fei Lingsheng. Ikaw! Fei Lingsheng ay mukhang kinilabutan at walang imak. Sa sandaling ito, bibigyan siya ni George Han ng isang pakiramdam ng walang lakas. Kahit na ang Extreme Master Realm ay hindi makalaban sa harapan niya. Anong ibig sabihin nito? Sa palagay mo mas mahina ako o mas malakas? Nakangiting sabi ni George Han. Ang paghinga ni Fei Lingsheng ay naging mabigat, at nakapagbuo siya ng isang napipigil na puwersa laban sa matinding mga master. Hindi ba nangangahulugan na si George Han ay pumasok sa totoong mga Diyos? Si Fei Lingsheng, na ang ekspresyon ay unti-unting natulala, Now Tall Yutul, ikaw, nakarating ka na ba sa kaharian ng Diyos? Hindi nakita o naramdaman ni George Han kung ano ang tinatawag na God Realm, kaya hindi niya alam kung paano dapat tukuyin ang kanyang kaharian. Ngunit kung ito ay mas malakas kaysa sa pangwakas na Master Domain, ito ay ang Diyos na kaharian, kung gayon ang kanyang kasalukuyang kaharian ay maaaring matawag na Diyos na kaharian. Ito ay lamang na ang banal na kaharian ni George Han ay naiiba pa rin mula sa totoong banal na kaharian. Ang kanyang paglago ay hindi dahil sa pagtaas ng kanyang sariling lakas, ngunit ang bonus ng buto. Mahigpit na pagsasalita, maaari lamang siyang tawaging isang maling Diyos teritoryo. Sa isang maikling panahon, nilabag mo ang hangganan. Ilan sa mga banal na kastanyas ang kinain mo? Hindi mapigilan ni Fei Lingsheng na magtanong. Nag-aalala ba siya na kinain niya ang banal na kastanyas, at hindi niya ito maaaring kainin? Umiti si George Han at sinabi, kung nais mo si Sheng Li, ibibigay ko sa iyo. Matapos magsalita, naglabas si George Han ng isa. Dati, itinuturing niyang mahalaga si Sheng Li sapagkat si Sheng Li ay maaaring magbigay ng maraming tulong, ngunit ngayon hindi na kailangan ni George Han si Sheng Li. Para sa kanya, si Li, tulad ng mga tadyang ng manok, ay hindi maaaring gampanan ang isang mapagpasyang papel. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Fei Ling kay George Han sa isang tuliro. Dati, itinulak niya ang kanyang puso sa puso at sinabi kay George Han ang napakaraming mga kwento tungkol sa kanyang sarili, upang makuha lamang si Sheng Li, ngunit hindi sumang-ayon si George Han, at ngayon, si Han 3,000 ang nagbigay sa kanya ng Sheng Li ng napakadali, ngunit si Fei Lingsheng ay hindi naglakas loob na kunin madali. Kabanata 1053, hindi ba, pinagsisisihan ko kung hindi mo ginawa? Sinabi ni George Han. Nang marinig ang mga salitang ito, walang malay na inabot ni Fei Lingsheng at inagaw si Sheng Li mula kay George Han. Bagaman hindi niya alam kung bakit ibinigay sa kanya ni George Han, alam niya na kung napalampas niya ang pagkakataong ito upang makuha si Sheng Li, natatakot akong mawala ito sa hinaharap. Kinuha si Sheng Li sa kanyang kamay, si Fei Lingsheng ay nakadama ng higit na kagaanan, at patuloy na tinanong si George Han, bakit mo binago ang iyong isip? Sa iyong kasalukuyang lakas,
ito ay higit sa sapat upang makitungo sa nag-iisa ni Yi Qingshan, nang wala ako. Maaari ka bang tumulong? Panipit. Napakalinaw ng iniisip ni Fei Lingsheng. Alam niya na hindi maaaring ibigay sa kanya ni George Han ang banal na chestnut dahil kinailangan niyang makitungo kay Yi Qingshan, dahil malinaw na hindi nakalaban ni George Han si Yi Qingshan. Hindi mo ba sinabi dati, makakatulong ka sa pakikitungo kay Linlong? Nais kong mabuhay, kaya't tolalakasin kita at dagdagan ang aking mga pagkakataon. Sinabi ni George Han. Siyempre, hindi ito ang pangunahing dahilan. Si George Han ay palaging tumugon sa isang paghihintay at makita na pag-uugali sa bagay ng pagtitiwala kay Fei Lingsheng. Hindi niya kayang ibigay ang ganap na pagtitiwala kay Fei Lingsheng. Ang pangunahing dahilan ay ang hinihingi ni George Han kay Sheng Li na hindi na masyadong malakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot sa puntong ang Sheng Li ay hindi madaling maitaguyod, kaya't ang pag-iiwan ng labis na Sheng Li ay walang silbi. Bakit mo nais na baguhin ang iyong isip? Tuliro na tanong ni Fei Ling. Kung mayroon ka pang maraming mga katanungan, mag-ingat na ibabalik ko kay Sheng Li. Sinabi ni George Han, ayaw niyang ipaliwanag ng sobra kay Fei Lingsheng, na nagkukwento sa isang babae na ayaw sa kanya, hindi ito ang mayroon si George Han, matyaga. Gagamitin lamang ang kanyang pasensya kina Amelia Su at Han Nain. Nang marinig ito ni Fei Lingsheng, agad siyang kinabahan, kaya't gumawa siya ng isang hakbang na hindi niya inaasahan. Direktang ilagay si Sheng Li sa kanyang bibig at sinubo lahat ng sabay. Sa ganitong paraan, kahit na nagsisi si George Han, wala itong silbi. Kinain ko na ito, hindi mo na ito mababawi. Sinabi ni Fei Lingsheng. Umiti si George Han nang walang magawa. Ang kanyang pag-uugali ay talagang hindi mukhang isang lola ng Tian Shan na nabuhay ng maraming taon. Tila dapat totoo ang kwentong binanggit niya sa huling pagkakataon. Kung hindi ito sapat, halika at hanapin ulit ako. Sinabi ni George Han. Ang pangungusap na ito ay direktang nakatulala kay Fei Lingsheng. Hindi lamang nagbago ang isip ni George Han, ngunit pinayagan pa rin siya ni Sheng Li na hilingin para dito. Hindi ba krampang ang utak ng taong ito, kung hindi, paano magkakaroon ng napakalaking pagbabago? George Han, anong problema mo? Hindi ka ganito dati, sabi ni Fei Lingsheng. Kumusta ako dati? Kilala mo ba ako ng mabuti? Diretso na umalis si George Han matapos sabihin ito na nakaengganyo kay Fei Lingsheng, sayang ang oras. Nang dumating siya sa paanan ng bundok, si Yan Qinghua ay nakabantay pa rin ng personal, at hindi siya naglakas loob na mag-relate sa lahat tungkol sa mga gawaing ibinigay ni George Han. Sect Master Han. Pagkakita kay George Han, dumaan si Yan Qinghua sa tabi ni George Han. Wala pang kilusan. Tanong ni George Han. Hindi pa, ngunit dahil makukuha niya si Sheng Li, naniniwala akong lalabas siya maaga o huli. Nagsasalita si Yan Qinghua, lihim siyang tumingin kay George Han mula sa gilid ng mata, pinabilis ng pinturang ito ng puso ang kanyang puso, at nabunggo ito ng USA. Ang ganitong uri ng pakiramdam na hindi kailanman lumitaw si Yan Qinghua. Alam niyang gusto talaga niya si George Han. Huminga ng malalim si George Han, bagaman alam niya na si Jiang Yingying ay marahil ay hindi mapanganib sa buhay sa mga kamay ni Yi Qingshan. Pagkatapos ng lahat, si Yi Qingshan ay kukuha ng Saint Li, kaya't hindi siya naglakas loob na saktan ng madali si Jiang Yingying. Ngunit mag-aalala pa rin si George Han tungkol kay Yi Qingshan na gumawa ng iba pang mga bagay kay Jiang Yingying. Ayaw niyang masaktan si Jiang Yingying sa anumang paraan, kahit isang pagkawala ng buhok. Sect Master Han, kailan babalik ang Sect Master Zontai? Tanong ni Yan Qinghua. Dapat ay darating ito sa lalong madaling panahon. Ang aking mga nag-aaral ay nasugatan, at magtatapos sila. Sinabi ni George Han, ito ang ipinagtapat niya kay Huang Xiaoyong, at ang pinsala ni Huang Xiaoyong ay dapat pagalingin pagkatapos ng paggamot ni Sheng Li. Sa oras na ito, ang boses ni Fei Lingsheng ay tumunog sa kanilang tainga, hindi sila maaaring bumalik pansamantala. Napaikot ang dalawa upang sabay na tumingin kay Fei Lingsheng. Ang ekspresyon ni Yan Qinghua ay medyo tuliro at kasuyaan. Hindi niya alam kung sino si Fei Lingsheng, kaya't napaka-usyoso niya. Bakit maaaring questionin ng babaeng ito ang mga salita ni George Han? Mas maganda ba ito kaysa kay George Han? Sina George Han at Yan Qinghua ay may ganap na magkakaibang mga ideya.
Si Fei Lingsheng ay may sariling eyeliner sa Emperor Dragon Palace. Dahil sasabihin niya iyon, dapat may alam siya. Bakit? Tanong ni George Han. Nag-aalala ang Emperor na hindi ka babalik sa Emperor Dragon Palace, kaya't hadlangan na silang dalawa. Gusto nilang umalis maliban kung personal kang pumunta. Paliwanag ni Fei Lingsheng. Paano mo nalaman? Hindi makapaniwalang sinabi ni Yan Qinghua. Si Fei Lingsheng ay ngumiti ng mahina, at sinabi, dahil ako si Fei Lingsheng, mahirap para sa akin na malaman ang mga bagay na ito. Nais lamang ni Yan Qinghua na tanggihan ang isang pangungusap tungkol sa kung sino si Fei Lingsheng, at biglang naisip ang Supreme Master Realm Powerhouse na alam ng lahat sa imperial na korte. Siya pala si Fei Lingsheng. Kaagad na binaba ni Yan Qinghua ang kanyang ulo, hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang kay Fei Lingsheng, at kasabay nito ay medyo nag-alala siya na ang tono ng boses nito ay makakasakit kay Fei Lingsheng. Gusto niya pa rin gamitin ang 2 taong ito para ma-blackmail ako. Tila na siya at ako ay nakalaan na hindi mabuhay ng maayos. Gaanong sabi ni George Han. Nang marinig ito ni Fei Lingsheng, hindi niya maiwasang tumawa, at sinabi, kung alam niya ang iyong kalagayan ngayon, malamang na pagsisisihan niya ito. Dati sa itaas ng bulwagan, ang 2 aura ay nakipaglaban sa isa't isa, si George Han ay hindi natalo sa emperador, ngunit ngayon, ang lakas ni George Han ay tumaas muli, natatakot ako na nagawa niyang sugpuin ang emperador, kahit na inilabas niya ang emperador. Ganap na lakas, hindi ito kinakailangang talunin si George Han, na ginagawang walang kalamangan kay Emperor Zun kay George Han. Kung hindi lumitaw si Linlong, mawawala ang kanyang posisyon bilang emperor. Gaanong sabi ni George Han? Kumaibot ang mga talukap ng mata ni Fei Lingsheng. Nakikita kung ano ang ibig sabihin ni George Han, nais niyang ipagbawal ang emperor. Nang si Fei Lingsheng ay nais na tanungin si George Han kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga salitang ito, isang pamilyar na aura ang nagmula sa harap, na hindi niya mapigil ang tumingin. At si George Han ay tumingin din sa parehong direksyon ng sabay. Isang figure ang unti-unting lumapit. Ang nakangiting Yi Qingshan sa wakas ay lumitaw. Pinigilan ni George Han ang pagnanasa na patayin si Yi Qingshan at sinabi, sa wakas lumitaw ka, nasaan ang aking kapatid? Si Yi Qingshan ay dumating na mag-isa at itinago na si Jiang Yingying. Nais niyang makuha si Sheng Li, ngunit kailangan niyang lumabas sa kanyang katawan, at natural na nangangailangan ng ilang pag-aayos. Huwag mag-alala, ligtas siya pansamantala. Hanggat ibibigay mo kay Sheng Li, sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Sinabi ni Yi Qingshan. Paano kung hindi ako magbabayad? Si George Han ay isang tao na napupuot sa pananakot, at hindi siya kailanman iniyuko ang kanyang ulo dahil sa mga banta. Kabanata 1054. Naririnig ang mga salita ni George Han, si Yi Qingshan ay hindi nag-alala. Sa kanyang palagay, ang matigas na labi ni George Han ay makakumpromiso sa kanya maaga o huli, dahil alam niya ang kahalagahan ni Jiang Yingying kay George Han. Sa mundong ito, si Jiang Yingying ang taong pinakamahalaga kay George Han. Paano niya mapapanood na namatay si Jiang Yingying? George Han, huwag siguraduhin. Gumugol ka ng maraming lakas na sinusubukan mong hanapin si Jiang Yingying. Alam kong napakahalaga niya sa iyo. Nais mo bang baliwalain ang kanyang buhay at kamatayan alang-alang sa banal na kastanyas? Nakangiting sabi ni Yi Qingshan. Ang mukha ni George Han ay parang hamog na nagyelo, at sinabing, mukhang kilala mo ako ng mabuti, gumugol ka ba ng oras sa pagsasabwatan sa bagay na ito? Ngunit dahil alam mo ang kahalagahan niya sa akin, naglakas loob kang gamitin siya upang banta ako, hindi ka ba naisip mo ang mga kahihinatnan? Panipi. Pinatawa nito si Yi Qingshan, ang mga kahihinatnan. Paano niya maalagaan ang mga kahihinatnan kung siya ay isang makapangyarihang tao sa matinding estado ng Panginoon, at ang dahilan kung bakit nais niyang gamitin si Jiang Yingying upang bantin si George Han ay dahil lamang sa ayaw niyang makipag-away sa korte ng imperial. Siyempre, mayroon ding ilang mga kadahilanan para sa takot kay George Han, ngunit tiyak na hindi ito ang pangunahing dahilan. Kahit na overestimated ni Yi Qingshan ang lakas ni George Han, hindi niya inisip na mawawala siya ng sobra sa mga kamay ni George Han. Upang sabihin sa iyo, mayroon lamang siyang 2 araw. Kung hindi mo siya mahahanap pagkatapos ng 2 araw, siya ay mamamatay, at siya ay mamamatay ng labis,
Kaya pinapayuhan ko kayong ibigay kay Shengli ng mabilis. Huli na at pinagsisihan mo. Huli na, sinabi ni Yi Qingshan. Ano ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni George Han sa isang malalim na boses. Bahagyang, ang lakas ko sa kanyang katawan ay dahan-dahang makakaalis sa kanyang laman at dugo. Kung walang tutulong sa kanya, ang kanyang katawan ay magiging isang pool ng dugo. Kahit na ikaw ay mapalad na mahanap siya, maaari mo lamang makita ang isang pool ng dugo, kaya ang pag-abot kay Shengli ay ang iyong tanging pagpipilian. Sinabi ni Yi Qingshan. Nang marinig ito ni Fei Lingsheng, galit siyang sinabi, Yi Qingshan, dapat mo siyang ibigay ng mabilis, huwag kalimutan, ito ang korte ng imperial, hindi ang teritoryo ng iyong bansa ng Xia, kahit na nakuha mo si Shengli, sa palagay mo maaari mong iatras ang lahat tapos na. Panipit. Nang makita ang nag-aalala na Fei Lingsheng, mahinang ngumiti si Yi Qingshan. Bagaman maaga niyang nagustuhan ang babaeng ito, paano siya mag-aalaga kay Fei Lingsheng sa harap ni Shengli? Para sa isang malakas na tao sa matinding larangan ng master, ang lakas lamang ang panghuli na hangarin. Ang mga kababaihan ay ang mga dumadaan lamang sa kanilang buhay, at ang mga naturang dumadaan ay maaaring mabago anumang oras. Fei Lingsheng, nais ko pa ring magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo sinabi sa akin na marami pa siyang sagradong chestnuts, hindi ko naisip na abutin si Jiang Yingying. Huwag mag-alala, pagkatapos kong daanan ang mga Diyos, ipapaalam ko sa iyo ang Diyos. Ang sikreto ng kaharian, sinabi ni Yi Qingshan. Umisi si Fei Lingsheng. Sa simula, nagsasalita lamang siya ng hindi sinasadya na sabihin kay Yi Qingshan, o hindi rin siya umaasa na magkagulo si Yi Qingshan sa bagay na ito. Sinasadya niya itong sabihin sa ngayon, hindi ba niya nais na sirain ang relasyon nila ni George Han? Yi Qingshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon, bitawan mo siya, at bibigyan kita ng isang paraan palabas. Sinabi ni George Han, wala siya sa mood na alagaan ang nangyari sa pagitan ni na Fei Lingsheng at Yi Qingshan, kahit na ang dalawang taong ito ay hindi pinapahalagahan ni George Han ang mga quirks ng kanyang relasyon. Ang dapat niyang gawin ngayon ay upang iligtas si Jiang Yingying. Tungkol sa mga bagay na ito, mahahanap niya si Fei Lingsheng upang mabagal ang mga account sa hinaharap. Naging malamig ang mukha ni Yi Qingshan, si Jiang Yingying ay nasa kanyang mga kamay ngayon, ngunit binyantaan siya ni George Han. Sa kanyang palagay, hindi alam ni George Han kung ano ang mabuti o masama. George Han, nakita mo na ba ng malinaw ang posisyon mo? Ano ang mga kwalipikasyon na mayroon ka upang masabi ang isang bagay? Naiinis na sinabi ni Yi Qingshan. Kwalipikasyon. Malinaw ang mga mata ni George Han. Bago ang pius ng kanyang mga buto sa binti, hindi sigurado si George Han na matatalo niya si Yi Qingshan, ngunit ngayon, hindi niya inilagay sa kanyang mga mata si Yi Qingshan. Ang powerhouse ng Extreme Master Realm ay hindi hihigit sa isang langgam sa paningin ni George Han ngayon. Pseudo-sagradong larangan, na hinawakan din ang larangan ng mga Diyos, na tiyak na hindi maihahambing sa matinding kaharian ng Master. Dahil hindi mo ito mahal, huwag mo akong sisihin sa hindi kita pagbibigay ng pagkakataon. Pagkahulog ng boses ni George Han, nawala siya sa kinaroroonan. Kahit na sina Fei Lingsheng at Yi Qingshan, ang dalawang powerhouse ng Extreme Master Realm, ay hindi nakuha ang mga paggalaw ni George Han. At si Fei Lingsheng ay nakatayo sa tabi niya, ngunit hindi niya naramdaman kung paano ito ginawa ni George Han, at wala siyang makitang anumang pagbabago-bago ng enerhiya. Sa sandaling ito, alam ni Fei Lingsheng ang lakas ng agwat sa pagitan niya at George Han, tulad ng isang ordinaryong tao na nakatayo sa tabi ng isang magsasaka. Ang ginawa ng magsasaka ay hindi simpleng bagay na maramdaman ng ordinaryong tao. Ang bigla ang pagkawala ni George Han ay biglang nagpakita ng takot na ekspresyon kay Yi Qingshan. Fei Lingsheng, nasaan si George Han? Hanapin mo ako. Biglang nagmula sa likuran ang boses ni George Han. Yi Qingshan nakabukas ang kanyang ulo sa sobrang takot, ngunit wala pa ring nakita. Si George Han ay tulad ng isang sinag ng multo na hindi mahuli, naririnig lamang ang kanyang tinig ngunit hindi siya nakikita. Ikaw, paano mo ito nagawa? Paano ito posible? Ganap na nagpanik si Yi Qingshan, dahil alam niya na nasa tabi niya si George Han, dahil lamang sa mabilis ang paggalaw nito na hindi niya ito mahuli sa mata. Ang punto ay hindi ako makakakita ng mga tao.
Ngunit si Yi Qing Shan, bilang isang malakas na master sa Extreme Master Realm, ay maaaring magkaroon ng mga paggalaw na hindi niya malinaw na nakikita. Kaya't sa sandaling ito ay natakot si Yi Qing Shan, sapagkat batay dito lamang, naramdaman niya ang lakas ng agwat sa pagitan niya at ni George Han. Si Yi Qing Shan, na puno ng kumpiyansa, ay nakatanggap ng isang malaking dagok. Naisip niya na kaya niya pa ring labanan si George Han, ngunit ngayon ay tila wala na siyang kwalipikasyon. Sa kasamaang palad, nasa kamay pa rin ni Yi Qing Shan ang buhay ni Jiang Yingying. Ito na ang huli niyang dayami. Yi Qing Shan, sa tingin mo talaga nakita mo ang lakas ko? Muling sumigaw ang boses ni George Han. Kakaiba ang itsura ng larawan, sapagkat walang sinuman sa silid ang makakakita kay George Han, ngunit ang tinig ni George Han ay maaaring linilinan ang lahat. Ang lakas ng sekta ni Master Han ay maaaring malampasan ang sinuman sa mundo ng Xuan Yuan. Sinabi ni Yan Qinghua sa isang malalim na tinig nang makita ang eksenang ito, at kasabay nito ang kanyang paghanga kay George Han ay lumalim at lumalim. Sa pagkakataong ito, Yi Qing Shan, natatakot akong masama ito para sa iyo. Matapos ang maraming taon ng pamumuhay, hindi ko inaasahan na mamatay sa ganitong paraan, gumawa ng mga kasalanan, at hindi mabubuhay. Mahinang sinabi ni Fei Lingsheng, isang malakas na tao sa Extreme Master Realm, na may 1,000 taong karanasan. Haba ng buhay, at sa 1,000,000 taong ito, hanggat maaari kang makahanap ng isang paraan upang masagasaan ang mga Diyos, makakamit mo ang imortalidad. Alam ni Fei Lingsheng na ito ang hangarin ni Yi Qing Shan, ngunit ang pamamaraan na pinili niya ay sobrang mali. Nakakasakit kay George Han, gamit ang kapatid na babae ni George Han bilang isang banta, siya ay papalapit ng malapit sa kamatayan dahil ang ideya ay ipinanganak sa kanyang isipan. Kabanata 1055, bagaman pag-alit sina Huang Ting at Zia Guo, sina Fei Lingsheng at Yi Qing Shan ay matandang magkaibigan, at ayaw ni Fei Lingsheng na panuurin si Yi Qing Shan na mamatay lamang. Yi Qing Shan, huli na para magsisi ka ngayon. Kung hindi man, mayroon kang isang patay na wakas. Bilang kaibigan sa loob ng maraming taon, ito ang huling payo ni Fei Lingsheng kay Yi Qing Shan. Kung alam ni Yi Qing Shan kung paano mawala, maaari pa rin siyang mabuhay. Si Fei Lingsheng ay walang magawa kung pipilitin ni Yi Qing Shan na huwag itong pagsisisihan. George Han, hindi ako naniniwala kung ano ang pinapangahas mong gawin sa akin, huwag kalimutan, nasa kamay ko pa rin ang iyong kapatid, kung hindi ko sinabi sa iyo kung nasaan siya, hindi mo rin makikita ang kanyang katawan. Sa hakbang na ito, walang retreat para kay Yi Qing Shan, at matatag siyang naniniwala na si George Han ay hindi naglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Si Jiang Yingying, bilang kanyang malapit na kamag-anak, paano niya mapapanood ang pagkamatay ni Jiang Yingying? Pagkatapos mong matikman ang lasa ng kamatayan, sasabihin mo sa akin kung nasaan siya. Matapos mahulog ang mga salitang ito, sa wakas ay lumitaw si George Han at lumitaw sa likuran ni Yi Qing Shan. Nang hawakan ni George Han ang leeg ni Yi Qing Shan, hindi sinasadya ni Yi Qing Shan na labanan, ngunit biglang isang malaking puwersa ang bumuhos sa kanyang katawan, na direktang pinipigilan ang lahat ng kanyang orihinal na enerhiya, na ginagawang pangunahing hindi mag-alaw si Yi Qing Shan. Mabuti nga ang pamamaraan mo. Binabalaan kita. Kung mas lumalaban ka, mas mabilis kang mamamatay. Kapag sumabog ang aking lakas sa iyong katawan, maduraj ka. Ginamit ni George Han si Yi Qing Shan upang direktang gamutin si Jiang Yingying upang makitungo kay Yi Qing Shan. Nagbago ng husto ang kutis ni Yi Qing Shan. Alam niya na ang mga salita ni George Han ay hindi nagbibiro. Nang ang kanyang katawan ay inookupahan ng kapangyarihan ni George Han, halos makita niya ang kanyang mga resulta. Huwag mo akong takutin, patay na ako, hindi mabubuhay si Jiang Yingying, hindi ako nag-iisa kasama niya sa Huang Quan Road. Mapait na sinabi ni Yi Qing Shan. Ang paglinang sa Extreme Master Realm ay hindi madali para sa iyo. Mayroon kang isang haba ng buhay ng 1,000 taon, at hindi ka dapat mamatay sa oras na ito. Kung mamatay ka, lahat ng iyong mga base sa paglilinang ay mawawala, at lahat ng iyong pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Yi Qing Shan, mayroon ka talagang lakas ng loob na tanggapin ang mga kahihinatnan. Panipi. Patuloy na nanatili ang boses ni George Han sa tainga ni Yi Qing Shan. Para sa isang malakas na tulad ni Yi Qing Shan, takot siya sa kamatayan.
Kung hindi man, kapag nakita ni Yi Qing Shan si Lin Long sa madilim na kagubatan, hindi siya tatakas sa kahihiyan. Ang mas maraming mga advanced na tao, mas mahirap itong harapin ang kamatayan, dahil walang nais ang lahat ng kanilang pagsisikap na maging isang basket ng kawayan. Lalo na si Yi Qing Shan, mayroon siyang isang haba ng buhay ng 1,000 taon, at ngayon ay nabuhay lamang siya sa loob ng 100 taon, at mas lalong ayaw niyang tanggapin ang kamatayan. Huwag mo akong takutin, pinapayo ko sa iyo, huwag gumawa ng mga bagay na pinagsisisihan mo. Ang lugar ni Jiang Yingying ay tiyak na hindi isang bagay na maaari mong hanapin ng basta-basta, at mayroon lamang siyang 2 araw upang mabuhay. Si Yi Qing Shan ay natatakot sa kamatayan, ngunit sa oras na ito, ayaw pa rin niyang makompromiso. Itinuring niya si Jiang Yingying na nag-iisa lamang niyang pagkakataon. Kung susuko siya sa oras na ito, hindi ba nasayang ang lahat ng kanyang ginawa? Nasubukan mo na ba ang pakiramdam mula sa mataas hanggang sa mababang kaharian? Papayagan kitang matikman ang pakiramdam ng pagpunta mula sa Great Master Realm patungo sa Nine Lights Realm, at paparamdam ko sa iyo na ikaw ay dahan-daang nagiging isang mahinang tao, lahat ng iyong ginagawa para sa paglilinang ang pagsusumikap ay magiging isang bula. Gaanong sabi ni George Han? Hahaha, huwag mo akong takutin, maaari mo pa bang alisin ang aking kaharian? Hindi naniniwala si Yi Qing Shan sa mga salita ni George Han, nagpapanggap lamang na sinasadya siyang takutin ni George Han. Ngunit di nagtagal, nagbago ang mukha ni Yi Qing Shan. Nang maramdaman niyang ang lakas sa kanyang katawan ay nilamon ng lakas ni George Han, nagpanik siya, at nagpanik ng lubusan. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang kaharian ay talagang babagsak, at ang panghuli na master na kaharian na sa wakas ay nakuha niya ay nawasak sa kamay ni George Han. Bagaman hindi niya alam kung paano ito ginawa ni George Han, maaari niyang maramdaman na nangyayari ang kaganapang ito. Ano ang ginagawa mo? Huminto ka, hahayaan kita na tumigil ka. Ang nabulabog na si Yi Qing Shan ay nagsimulang sumigaw, na hindi man lang huminahon. Malaki rin ang pagbabago ng ekspresyon ni Fei Ling Sheng sa tagiliran. Ang ganitong uri ng bagay ay tila imposible sa kanya, ngunit talagang ginawa ito ni George Han. Nagawa niyang buksan muli ang isang malakas na master sa Extreme Master Stage sa Siyam na Light Stage. At dahil maaari siyang maging Siyam na Lights Realm, maaari niyang gawing mas mababa ang kaharian ni Yi Qing Shan, at kahit direktang gawing ordinaryong tao si Yi Qing Shan. Hindi mapigilan ni Fei Ling Sheng ang paghinga ng malalim, at pagtingin sa mga mata ni George Han, siya ay kinilabutan, dahil ang kakayahan ni George Han na gawin ito kay Yi Qing Shan ay ipinapakita na magagawa niya ito sa sinuman. Emperador Zun. Kung ganap na ibaling ang mukha nila George Han at Emperor Zun, ano ang mangyayari kay Emperor Zun? Magiging George Han's din ba ang kanyang huling hole card sa Emperor Dragon Palace? Diablo, talagang demonyo ka, mas masakit ito kaysa sa mamatay kay Yi Qing Shan. Mahinang ungol ni Fei Ling Sheng sa sarili, dahilan upang mahulog ang isang malakas na tao. Ito ay isang napakalupit na bagay, sapagkat ang sinumang tao ay nagbayad ng maraming pagsisikap at presyo upang malinang at maging malakas, at mas mahirap tanggapin na alisin ang kanilang kaharian kaysa kunin ang kanilang buhay. May pagkakataon ka pa, sabihin sa akin kung nasaan si Jiang Yingying. Sinabi ni George Han kay Yi Qing Shan. Sa oras na ito, ang Extreme Master Realm ni Yi Qing Shan ay napailing. Maaari siyang mahulog sa dambana sa anumang oras at maging isang tao ng Siyam na Liwanag ng Kahayag. Sa sandaling siya ay naging Siyam na Lights Realm, mabilis siyang magtanda, at sa buhay na ito, gagawin din niya hindi na posible na muling pumasok sa matinding larangan ng guro. Ang tuktok ng Phoenix Mountain. Maraming mga matatandang sekta ang nanood ng eksenang ito mula sa malayo, at ang mukha ng lahat ay puno ng gulat. Hindi sila gaanong matanda ng mga Zhangmen, mas mahusay na sabihin na sila ang mga mata ng Emperor Zun na mas prangka. Pagkatapos ng lahat, dumating sila sa 3,000 Zhang, ang layunin ay upang matulungan ang Emperor Zun na subaybayan si George Han. Sa sandaling ito, ang lakas na ipinakita ni George Han at ang kanyang terorismo ay nakaramdam ng takot na takot sa mga eyeliner na ito. Hindi nila maisip kung ano ang magiging kahihinatnan kung aatakihin siya ni George Han. Noong nakaraan, maraming mga tao ang may malakas na pakiramdam ng pagiging higit sa 3,000 sekta.
Pagkatapos ng lahat, sila ay ipinadala ni Emperor Jun, kaya't hindi nila inilagay sa ibang tao ang kanilang mga mata. Kahit na si George Han, isang pagkakakilanlan lamang sila sa kanilang mga mata. Mga hamak na langgam lamang. Ngunit ngayon, hindi na sila naglakas loob na mag-isip ng ganyan, at kahit na hindi na sila naglakas loob na hamakin pa si George Han. Hindi inaasahan, dapat magkaroon siya ng ganoong kakayahan, kahit na ang malakas ng matinding antas ng Master ay walang paglaban. Mukhang kailangan nating iwanan ang 3,000 mga kaso sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, ang aming buhay ay hindi garantisado. Panipit. Bakit hindi ka pumunta ngayon, ang demonyong ito, hindi ako naglakas loob na saktan siya. Kabanata 1056. Matapos ang ilang mga talakayan, nagpa siya ang mga matatanda na umalis kaagad dito dahil sa takot kay George Han. Bukod dito, umalis sila sa oras na ito at bumalik sila sa Emperor Dragon Palace. May magandang dahilan din sila. Hanggat sinabi nila sa emperador kung paano nakitungo si George Han kay Yi Qingshan, marahil ay hindi sila sisihin ng emperador. Ngunit 3,000 kaso, paano makakapunta at makapunta ang ilang mga ants na ito ayon sa gusto nila? Pinatay ni George Han ang mga tao ng emperador noong maaga pa sa Longyan City. Sa oras na ito, hindi na niya alintana ang pagpatay ng ilan pa. Bagaman nakatuon ang pansin ni George Han kay Yi Qingshan, hindi ito nangangahulugan na hindi niya binigyang pansin ang sitwasyon ng sekta. Tulad ng maraming mga tao na bumababa ng palihim sa bundok, biglang narinig ng tinig ni George Han sa kanilang tainga, "Gusto kong pumunta, mayroon akong 3,000 kaso, maari ba kayong pumunta kung nais mong pumunta?" Nang marinig ito ng maraming tao, ang kanilang mga mukha ay nagbago ng malaki, at agad silang namumutla. "Sect Master Han, kami ang Emperor, ano ang gusto mong gawin?" May nagsabi kay George Han. Kinutsa nila si George Han ng bribado, ngunit ngayon ay hindi nila namamalayang tinawag nila ang 3 salitang Sect Master Han. Tila kinakatakutan sila ng mga pamamaraan ni George Han. Si Fei Lingsheng ay nakaramdam din ng kaunting kakaiba. Ang dapat gawin ngayon ni George Han ay ang makitungo kay Yi Qingshan at hilingin kay Yi Qingshan na sabihin ang lokasyon ng Jiang Yingying. Paano niya maalagaan ang kinaroroonan ng mga langgam na ito? "Fei Lingsheng, tulungan mo akong pumatay sa mga taong ito." Sinabi ni George Han kay Fei Lingsheng. Natigilan sandali si Fei Lingsheng. Bagaman pinapatay niya ang mga taong ito ng walang kahirap-hirap, ayaw niyang pagalitan ang Emperor dahil sa kapayapaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang mga miyembro ng mga kamag-anak ng Emperor. Alam ng Emperador na ginawa niya ito, at hindi niya ito maipaliwanag sa Emperador. Sa sandaling pag-atubili ni Fei Lingsheng, ang mga taong iyon ay biglang sumabog at namatay, at walang oras upang makapagreaksyon. Biglang naramdaman ni Fei Lingsheng na parang may dumadaan, pinaramdam na naalisan siya. "Anong ibig mong sabihin?" Kinwestiyon ni Fei Lingsheng si George Han. Hindi pinansin ni George Han si Fei Lingsheng. Orihinal na nais niyang iguhit si Fei Lingsheng sa kanyang kampo, ngunit ang pag-aalangan ni Fei Lingsheng ay naging sanhi upang alisin ni George Han ang ideyang ito. Baguhin kay Huang Xiaoyong, kahit na alam niyang hindi siya kalaban, si Huang Xiaoyong ay kikilos pa rin, ito ang katapatan, at hindi si Fei Lingsheng. "Yi Qingshan, ito ang huling pagkakataon na bibigyan kita, dalhin mo ako upang makita si Jiang Yingying, kung hindi man ay masisira ang iyong paglilinang sa buhay." Sinabi ni George Han kay Yi Qingshan. Bumagsak ang sikolohiya ni Yi Qingshan. Tikas na ayaw niyang makita ang pagbagsak ng kanyang kaharian, at bago iyon, hindi niya kailanman inisip na magiging napakalakas ni George Han. Kung nagpatuloy siyang magsalita ng husto, hindi lamang niya makukuha ang Holy Chestnut. At sisirain ito ang sariling kaharian. Higit sa lahat, si Yi Qingshan ay takot sa kamatayan. Alam niya na kung ang sandali ng pagharap sa kamatayan ay talagang dumating, wala siyang lakas ng loob na salubungin si George Han. Sa oras na ito, maaaring magsisi lang si Yi Qingshan, at masisisi lamang ang kanyang sarili sa pag-iisip ng sobrang simple. Naisip niya na si Jiang Yingying ay maaaring maging isang banta kay George Han, ngunit hindi niya pinansin ang katotohanang maaaring patayin siya ni George Han. Sa harap ng kamatayan, anong kabisera ang kailangang makipag-ayos si Yi Qingshan kay George Han? Nasa Liuli Mountain siya, 100 milya ang layo mula rito,
at mayroong isang yungib sa tabi ng bundok. Iningatan ko siya doon, na kumpromiso si Yi Qingshan, at kailangan niyang gawin ito. Ang pagkahulog sa kanyang kaharian ay labis siyang natakot na hindi niya matanggap. Reality, kaya't kaya niya lang isuko ang pagnanasa kay Sheng Li. Ang sinabi ni Yi Qingshan ay totoo o hindi, hindi alam ni George Han. Hindi siya gaanong makapaniwala sa matandang fox na ito. Humarap siya kay Yan Qinghua at sinabing, Yan Changlao, mangyaring tulungan akong maglakbay. Sinabi ni Yan Qinghua nang walang pag-aalinlangan, Sec Master Han, huwag mag-alala, pupunta ako ngayon. Sa oras na ito, ang puso ni Fei Lingsheng ay mas walang laman. Dahil sa bagay na ito, tuluyan na siyang pinakawalan ni George Han. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas ay nasa itaas ng Yang Kanghuo. Naabot niya ng mas mabilis ang Liuli Mountain, at mas mabilis niyang nadala si Jiang Yingying. Sinagip. Imposibleng hindi malaman ito ni George Han, ngunit bakit hindi niya hinayaan na gawin ito? Alam ni Fei Lingsheng na may namiss siya, ngunit hindi niya masabi kung ano ito. George Han, totoo ang sinabi ko, maaari mo ba akong bitawan muna? Sinabi ito ni Yi Qingshan halos sa isang nakakaakit na tono. Ngunit hindi balak ni George Han na pakawalan si Yi Qingshan. Kasing aga nung siya ay nasa lupa, naintindihan niya ang isang katotohanan. Kung ang kaaway ay isang kaaway, hindi niya kailanman bibigyan sila ng anumang pagkakataong lumaban. Kung hindi man, ang gulo ay kalaunan ay babalik balang araw. Kapag nakakita ako ng mga tao, natural na bibitawan kita. Gaanong sabi ni George Han. Tehim na umiling si Fei Lingsheng, nilabag na ni Yi Qingshan ang bawal ni George Han, at sa kasong ito, paano siya makakalabas sa kanyang katawan? Mula sa mga paraan na pinatay ni George Han ngayon ang mga nasasakupan ng emperador, makikita na hindi magiging madali ang kapalaran ni Yi Qingshan. Inutusan si Yan Qinghua na pumunta at sumugod sa buong lakas, nang hindi manggahas na antalahin. Ito ay bilang paggalang sa lakas ni George Han, at inaasahan din ni Yan Qinghua na magkaroon ng isang mahusay na pagganap sa harap ni George Han. Bagaman alam ni Yan Qinghua ang agwat sa pagitan niya at George Han, malamang na hindi niya makuha ang gusto niya, ngunit hindi nito pipigilan si Yan Qinghua na asahan ito. Pagkatapos ng lahat, si George Han ay isang napakalakas na tao na bihira. Kung napalampas mo ito, hindi mo na ito makasalubong muli sa buhay na ito. Naturally, dapat gawin ni Yan Qinghua ang pagkakataong ito. Bakit hindi mo ako pakawalan? Maaari kong ibalik ang iyong kapatid ng mas maaga. Matapos mag-atubili ng mahabang panahon, sa wakas ay tinanong ni Fei Lingsheng si George Han sa katanungang ito. Mas gusto kong maniwala kay Yan Qinghua. Sinabi ni George Han. Kinagat ni Fei Lingsheng ang kanyang mga posterior molar. Bagaman ang paraan ng kanyang paglitaw sa tabi ni George Han ay isang kasinungalingan, walang ibang tao ang maaaring magtapat sa kanya kay George Han. Sinabi niya kay Han ang lahat ng kanyang pinakadakilang mga lihim. 3,000, ngunit hindi pa rin makuha ang tiwala ni George Han. Dahil ba lang sa hindi ko nagawa ang pagbaril sa oras? Dahil lamang sa maliit na pag-aalangan na iyon, binago ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Dahil hindi ko pinatay ang mga taong ito ngayon lang. Patuloy na tanong ni Fei Lingsheng. Hindi nagsalita si George Han. Tumanggi na sumuko si Fei Lingsheng at sinabi, maaari ba akong hindi mag-atubiling? Ang isang maliit na pag-aalangan ay sapat na upang patunayan na ikaw at ang aking paraan ay naiiba. Hindi ko panatilihin ang isang banta sa aking tabi. Pumunta ka at huwag nang magpakita muli. Kung hindi man, mamamatay ka sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni George Han. Huminga ng malalim si Fei Lingsheng at tiningnan ang marangal na ekspresyon ni George Han na hindi man lang nagbiro. Ngunit si Fei Lingsheng ay hindi nagkasundo, sapagkat sa pamamagitan lamang ng pananatili kay George Han ay magkakaroon siya ng mas malaking pagkakataon na makalusot sa banal na kaharian. Hindi niya rin matanggap ang maliit na pag-aalangan na iyon, na some iris sa relasyon kay George Han. Kabanata 1057. Hindi ako pupunta. Si Fei Lingsheng ay tiningnan si George Han ng mahigpit. Hindi siya maaaring umalis sa oras na ito, sapagkat alam na alam niya na ang isang banal na kastanyas ay hindi makagagawa sa kanya na maabot ang tunay na Diyos, kaya't dapat siyang manatili. Si George Han ay ngumiti ng mahina, at sinabing, mabilis mong masagot ngayon, ngunit sayang na walang silbi.
Hindi ko alam kung kapaki-pakinabang ito para kay Fei Lingsheng, ngunit determinado siya sa kanyang puso at hindi naaalisin sa puntong ito, kaya't walang silbi anuman ang sinabi ni George Han. Sa kabilang banda, si Yan Qinghua, na nasa daan kasama ang lahat ng kanyang lakas, sa wakas ay dumating sa lugar na sinabi ni Yi Qingshan nang sumapit ang gabi. Hindi nilinlang ni Yi Qingshan ang sinuman. Natagpuan ni Yan Qinghua si Jiang Yingying na walang malay sa isang yungib sa tabing bundok. Alam ni Yan Qinghua na ang komo ni Jiang Yingying ay sanhi ni Yi Qingshan, kaya imposibleng gisingin niya si Jiang Yingying, kaya't hindi nag-aksaya ng oras si Yan Qinghua, ngunit dinala sa likuran niya si Jiang Yingying at nagmamadaling muli. Para kay Yan Qinghua, hindi ito isang madaling gawain. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang estado ay hindi pa umabot sa punto kung saan ang kanyang enerhiya ay maaaring magamit ng walang katiyakan. Bilang karagdagan, kailangan niyang pasanin ang sariling timbang ni Jiang Yingying sa pagbabalik na paglalakbay, kaya't ang bilis ay natural na mas mabagal at mas mahirap. Ngunit kahit pagod na si Yan Qinghua, hindi na niya naisip ang magpahinga. Kailangan niyang ibalik si Jiang Yingying kay George Han sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang, maisaalang-alang siya bilang pagkumpleto ng gawaing ibinigay sa kanya ni George Han. Saka lamang ako makakalapit kay George Han. Kung ang pagtitiyaga ni Yan Qinghua ay maaaring kalahati ng Fei Lingsheng, marahil ang kanyang imahe sa isip ni George Han ay magiging ganap na magkakaiba. Kailan ka pumayag na palayain ako? Tinanong si Yi Qingshan na pinigilan ni George Han. Nag-aalala na siya ngayon tungkol sa sekwele na dulot ng pananakot kay George Han. Sa sandaling bumalik si Jiang Yingying, nag-aalala siyang maghirap sa kanya si George Han. Ang mamamatay tao. Hindi inaasahan ni Yi Qingshan na siya ay masupol ni George Han ng napakadali, kaya mayroong isang malaking agwat sa pagitan ng katotohanan ng kanyang plano, at kung alam niya na ito ang kaso, maaaring hindi ito ginawa ni Yi Qingshan. Ano ang nababahala, natatakot ka na huli na ito? Gaanong sabi ni George Han? Pakawalan si Yi Qingshan. Paanong nangyari ta? Sa puso ni George Han, si Yi Qingshan ay matagal nang naging bangkay. Hanggat nakita niya si Jiang Yingying, papatayin ni George Han si Yi Qingshan nang walang pag-aalangan. Ang mga prinsipyo ng Earth Society ay nagpapaunawa kay George Han na si Yi Qingshan ay hindi kailanman makakaligtas, sapagkat ang mga patay lamang ang hindi magdulot sa kanya ng gulo. Bukod dito, hindi ito ang lupa, at si George Han ay hindi dapat masyadong pigilan sa usapin ng pagpatay. Papatayin mo ba ako? Tinanong ni Yi Qingshan si George Han. Ano sa tingin mo? Rhetorically na tanong ni George Han. Ang pangungusap na ito ay nagpawis sa noo ni Yi Qingshan, hindi direktang sinabi ni George Han na pakawalan siya, hindi ba ito ay isang disguised expression lamang na nais niyang patayin siya? George Han, hindi ko sinaktan ang kapatid mo, gusto ko lang sanang makuha si Sheng Li, alam kong mali ito ngayon, binitawan mo ako, basta handa kang pakawalan ako ay magiging isang baka at isang kabayo, para sa iyo. Si Yi Qingshan ay nagsimulang humingi ng awa, ito lang ang magagawa niya sa kasalukuyan. Nakikita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Fei Lingsheng na bumaantong hininga sa kanyang puso na ang isang malakas na master ng marangal na estado, ngunit ngayon ay kailangan niyang humingi ng isang pagkakataon upang mabuhay. Sa nakaraan, si Jay Shane ay kataas-taasan, ngunit ngayon dahil sa paglitaw ng George Han, ang katayuan ni Jay Shane ay hindi na masyadong mataas. Yi Qingshan, bakit ko ito dapat kilala ngayon? Sinabi ni George Han. Naramdaman ni Yi Qingshan na siya ay kawawa at hindi masabi. Paano siya maglakas loob na makipag-ugnay kay George Han kung alam niya ito ngayon? Ito ay tiyak na dahil hindi niya alam na magkakaroon ng gayong resulta, naglakas loob si Yi Qingshan na gamitin si Jiang Yingying bilang isang bargaining chip upang bantayin si George Han. Si George Han, siya ang panghuli na master ng Zia Guo, at ang kanyang posisyon sa Zia Guo ay napakahalaga. Kung papatayin mo talaga siya, natatakot akong hindi ka pakakawalan ni Zia Guo. Sa oras na ito, sinabi ni Fei Lingsheng kay George Han. Sa pananaw ni Fei Lingsheng, ang mga salitang ito ay isang mabait na paalala. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa kahit sino na makitungo sa isang buong bansa. Ngunit nakalimutan niya na si George Han ay walang pakialam sa mga ito sa lahat, at hindi niya upang manalo sa pabor ni George Han ay gagawing mas kasuklam-suklam si George Han.
Kung si Ying Ying ay nasugatan, hindi ko bibitawan si Xia Guo. Sinabi ni George Han. Napakadali ng pangungusap na ito, ngunit ito ay labis na mayabang. Nais ba ng isang tao na hamunin ang buong bansa? Si George Han ay napakalakas, si Fei Lingsheng ay hindi maaaring tanggihan ito, ngunit nang sinabi ni George Han ang mga bagay na ito, naramdaman pa rin ni Fei Lingsheng na ito ay isang biro. Sa iyong kasalukuyang sitwasyon, kahit na ang emperador ay nais na patayin ka at pukawin ang ibang bansa. Sa palagay mo ba mahaharap mo ito? Kapag nais ng dalawang masters na mamatay ka, mahihirapan ka sa mundo ng Xuan Yuan. Fei Lingsheng said, kung nais ni George Han na mamuno sa buong mundo ng Xuan Yuan, hindi maiiwasang magkaroon siya ng mabangis na laban sa tatlong kaharian. Orihinal, pinlano ni George Han na talunin sila isa-isa, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay walang pakialam kahit na nasaktan niya ang dalawang bansa ng sabay-sabay. Para kay George Han, si Jiang Yingying ay tulad ng average ng aking kapatid na babae, kung hindi mo maprotektahan ang kanyang pagiging masalimuot, ano ang silbi ng katawang ito? Kahit na si George Han ay hindi makatuwiran sa oras na ito, siya ang totoong George Han, at itinuturing niya ang damdamin higit sa lahat. Dahil takot ka, pumunta ka agad, hindi ka masasaktan ng negosyo ko. Sinabi ni George Han. Umisi si Fei Lingsheng. Hindi siya natatakot na maging kasangkot, ngunit mula sa puso alang-alang kay George Han, ngunit ang taong ito ay hindi pahalagahan sa lahat. Inaasahan niyang gamitin ang kanyang kabaitan upang mabago ni George Han ang kanyang opinyon sa kanyang sarili, ngunit ngayon tila na sa halip na makakuha ng pinakamaliit na benepisyo, naging sanhi ito kay George Han upang makabuo ng higit na pagtanggi. Kahit na si Fei Lingsheng ay hindi kasing ganda ng iba pang matinding masters at nabuhay ng daan-daang taon, marami rin siyang kaalaman. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga tao, maliban sa isang matigas ang ulo na tao tulad ni George Han, na hindi pa nakikilala. Kinakailangan bang mapahamak ang isang buong bansa para sa buhay ng isang babae? George Han, bakit ang yabang mo? Sinabi ni Fei Lingsheng. Mayabang. Tinanong ni George Han ang kanyang sarili, mayabang. Kung ikukumpara sa mga pangalawang henerasyon na nakatagpo sa mundo, si George Han ay itinuturing na isang napakababang papel. Sa mga araw ng mundo, ang karamihan sa George Han ay nasa yugto ng pagpapahinuhod. Kung hindi ito isang huling paraan, hindi kailanman maglalaro si George Han. Walang kwenta. Ngayon ang ilang mga tao ay nagsasabing siya ay mayabang. Marahil, mayroong isang bagay na tulad nito, ngunit hindi ba ang Xuan Yuan World ay isang lugar na nirerespeto ang lakas? Yamang mayroon kang malaking lakas, bakit hindi maging mayabang? Makikita mo ang aking tunay na mayabang na panig, pagkatapos ay malalaman mo kung gaano ako low-key ngayon. Sinabi ni George Han. Sa oras na ito, hindi naintindihan ni Fei Lingsheng ang kahulugan ng mga sinabi ni George Han, sapagkat hindi niya alam ang layunin ng plano ni George Han na mamuno sa tatlong kaharian. Kung alam ito ni Fei Lingsheng, tiyak na maiisip niyang loko si George Han. Pataas. Kabanata 1058. Kinabukasan, papalapit na sa gabi. Sa wakas ay bumalik si Yan Qinghua sa Phoenix Mountain kasama si Jiang Yingying. Sa sandaling ito, halos maubos ni Yan Qinghua ang kanyang buong lakas, mapatla ang kanyang mukha, pawis ang kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng bahagya. Malinaw na umabot na siya sa hangganan. Sect Master Han, mabuti na lang at ibinalik ko ang iyong kapatid. Bumagsak sa lupa si Yan Qinghua matapos sabihin ito, nang walang lakas na kumilos. Nang si Li Qingshan ay humihingi ng awa, bigla niyang naramdaman ang isang malaking enerhiya na sumalakay sa kanyang katawan, na nagbago ng husto sa kutis. Bago siya makapagsalita, ang buong katawan ni Li Qingshan ay sumabog, at walang buong katawan. Ang isang henerasyon ng mga malalakas na master sa matinding larangan ng guro ay magtatapos tulad nito. Pinanood ni Fei Lingsheng ang eksenang ito nang may paghinga. Hindi niya inaasahan na magiging mapagpasyahan si George Han, na wala ring iwanang silid. Kung alam ng Lord Xia na si Li Qingshan ay namatay sa kamay ni George Han, tiyak na hindi niya pakakawalan si George Han. Sa parehong oras, ang bagay na ito ay isang payo din kay Fei Lingsheng, at namatay si Li Qingshan tulad nito bilang isang malakas na master ng sabay, na nagpapahiwatig na magiging tama siya kay George Han at ang parehong kapalaran.
Naglakad si George Han kay Yan Qinghua, kumuha ng isang sagradong chestnut, pinakain ito sa bibig ni Yan Qinghua, at sinabing, "Mayroon kang magandang pahinga. Mula ngayon, ang Misty Sect ay magiging kaibigan ko ni George Han, ano pa man, humingi ka lang ng tulong sa akin, hindi na ako atras." Panipi. "Sect Master Han, ano ito?" Gigil na tanong ni Yan Qinghua. Nararamdaman lamang niya ang kanyang kinain, ngunit hindi niya matikman kung ano ito. "Banal li, gaanong sabi ni George Han? Banal na kastanyas." Si Yan Qinghua ay naging gising na gising nang marinig niya ang dalawang salitang ito sa sobrang gulat, at tumingin kay George Han na hindi makapaniwala. Si George Han ay nagbigay sa kanya ng gayong mahalagang bagay ng napakadali. "Dapat nating malaman na ang paglitaw ng isang banal na kastanyas ay maaaring maging sanhi ng hindi mabilang na malakas na mga tao na mag-agaw ng ligaw. Gawin ang halimbawa ng Shengli Auction ng Fengshang Mall. Ang pangyayaring ito ay nagulat sa buong korte ng imperyo, malaki at maliit na pamilya, at hindi mabilang na tao ang dumagsa kay Shengli. Ngunit ngayon, si George Han ay nagbigay ng ganoong mga mahalagang bagay sa kanya ng madali. Sect Master Han, hindi ako makahingi ng ganoong kalaking regalo." Sinabi ni Yan Qinghua. Si George Han ay mahina umiti, at sinabi, "Kinain ko na ang lahat, maaari mo pa ba itong isuka sa akin, magpahinga ka ng mabuti." Matapos magsalita, pinatong ni George Han si Jiang Yingying sa kanyang balikat at naglakad papunta sa kanyang silid. Nang makita ni Fei Lingsheng sa malayo ang tanawin na ito, hindi niya mapigil ang maiyak. Napapagod siya upang makuha ang banal na kastanyas, ngunit ang Yan Qinghua ay isang cool na pagsakay lamang, at sulit ang regalo. At hindi masyadong itinuring ni George Han si Shengli bilang isang kayamanan, kaya't napakadali niya itong ibinigay, hindi ba talaga siya nagmamalasakit. Kahit na talagang naabot na niya ang Diyos ng Diyos ngayon, si Shengli ay hindi pa masyadong nakatulong sa pagpapabuti ng kanyang nasasakupan, ngunit imposible para sa isang normal na tao na magbigay ng ganun kalaya ang mga mahalagang bagay. Hindi naiintindihan ni Fei Lingsheng si George Han, at kay George Han, gaano man kahalaga ang mga bagay, wala silang halaga sa kanyang paningin. Talagang makakatulong si Shengli sa mga tao na mapagbuti ang kanilang kaharian. Tunay na ito ay isang bihirang at bihirang bagay sa buong mundo ng Xuanyuan, ngunit paano? Kapag hindi na ito kailangan ni George Han, ang anumang maaaring tretuhin bilang basura niya? Bumalik sa silid, maingat na sinuri ni George Han ang pisikal na kondisyon ni Jiang Yingying. Si Jiang Yingying ay nasa isang pagkawala ng malay dahil ang isang enerhiya na pagmamayari ni Yi Qingshan ay tinatakan ang kanyang isip, at ang kapangyarihang ito ay magiging mas at magagalitin sa paglipas ng panahon. Kapag ang enerhiya na ito ay gumagalaw ng ligaw sa katawan ni Jiang Yingying, ang mga pagpapaandar ng katawan ni Jiang Yingying ay ganap na masisira. Ang mapanirang taong ito ay namatay ng hindi makatarungan. Napangisi si George Han at sinabi, ang pagpatay kay Yi Qingshan ay isang maagang plano, ngunit ngayon nararamdaman ni George Han na ang pagkamatay ni Yi Qingshan ay napakasaya na naglakas loob siyang tretuhin ito ng ganito. Jiang Yingying, hayaan mong subukan niya ang ganitong sakit kung alam niya ito. Para kay George Han sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi mahirap tulungan si Jiang Yingying na mapupuksa ang enerhiya ni Yi Qingshan, kahit na si George Han ay maaaring direktang lunukan ang enerhiya ni Yi Qingshan. Upang hindi mapahamak ang katawan ni Jiang Yingying, lumitaw na maingat si George Han sa paggawa nito, sa takot sa anumang aksidente. Sa kabutihang palad, ang huling resulta ay sa ilalim ng pagkontrol ni George Han, nilamon niya ang lakas ni Yi Qingshan at hindi naging sanhi upang masugatan si Jiang Yingying. Maya-maya, nagising si Jiang Yingying. Nang ang unang taong nakita niya nang imulat niya ang kanyang mga mata ay si George Han, bahagyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, nagpapakita ng isang ngiti. "Halos mamatay ka na, nasa mood ka pa bang tumawa?" Walang imak na sinabi ni George Han. Si George Han ay medyo nagalit tungkol kay Jiang Yingying na iisa ang isinalin kay Yi Qingshan, sapagkat tiyak na alam ni Jiang Yingying na hindi siya kalaban ni Yi Qingshan. Bakit niya dapat subukan ang lahat? "Kapatid na George, kasama mo, alam kong hindi ako mamamatay." Sinabi ni Jiang Yingying. "Si Yi Qingshan ay isang powerhouse sa Extreme Master Realm, hindi mo ba alam na hindi mo siya kalaban?" Reklamo ni George Han.
Kapatid na George, ang aming sekta ay pawang mga bata mula sa mahirap na pamilya, at hindi sila mga magsasaka ngayon. Nag-aalala ako na saktan sila ni Yi Ching Shan, kaya kailangan ko siyang pangunahan sa kung saan man. Ipinaliwanag ni Jiang Yingying na hindi siya naging malakas, at hindi kailangang maging malakas. Ang pangunahing dahilan ay hindi nais ni Jiang Yingying na masaktan ang 3,000 iba pa sa lawa ng mga isda. Ang pagkamatay ng 2 tagapag-alaga nang wala ang buong katawan ay isang bagay na hindi katanggap-tanggap para kay Jiang Yingying. Ayaw niyang makita ang ibang tao na inaabuso muli ni Yi Ching Shan. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Yi Ching Shan? Sinabi ni George Han. Umiling si Jiang Yingying at sinabi, pumarito siya upang guluhin habang aalis ka. Ipinapakita nito na hindi siya naglakas loob na makipagkompetensya sa iyo ng una, at tinawag niya ako sa pangalan. Alam kong tiyak na gugustuhin niya akong gamitin upang banta ka, kaya alam ko. Hindi ako mamamatay. Narinig ang mga salitang ito, bamantong hininga si George Han. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng isang buto sa binti sa lihim na silid ng pamilyang Zimon. Kung hindi man, hindi madaling makitungo kay Yi Ching Shan, at mas mahirap pang iligtas si Jiang Yingying. Gayunpaman, ang tiwala sa kanya ni Jiang Yingying ay hindi tugma, at tiyak na dahil dito na nais ni George Han na garantiya ang kaligtasan ni Jiang Yingying. Dahil dinala siya sa Xuanyuan World, dapat ibalik siya ni George Han sa Earth ng Ligtas. Nga pala, nasaan si Yi Ching Shan? Nagtataka na tanong ni Jiang Yingying. Patayin, pati ang mga nakatatanda ay pinatay din. Mula ngayon, 3,000 mga sekta at Emperor Dragon Palas ang magkaaway. Kahit na mayroon ang aksidente sa Linlong, tinatayang ang hangarin ng emperador na patayin ako ay hindi titigilan. Sinabi ni George Han, hindi inaasahan ni George Han ang mga bagay na darating sa puntong ito dati, ngunit hindi siya natakot, habang ang mga sundalo ay dumating upang harangan, si George Han ay handa na sa kanyang puso. Kabanata 1059. Tungkol sa Emperor Dragon Palace. Si Emperor Sun ay binibigyang pansin ang 3,000 mga kaganapan, ngunit ang pinakabagong balita ay hindi na naibalik, na ginagawang medyo balisa si Emperor Sun. Hindi ba sinabi na magkakaroon ng pinakabagong balita sa lalong madaling panahon? Ano ang nangyayari, bakit lumipas ang buong araw, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari. Tinanong ng emperador ang kanyang sinalaygan, 3,000 eyeliner ay palaging sanhi ng confidant ay nakikipag-ugnay, ang ganitong uri ng walang kabuluhang bagay, ang emperor ay natural na hindi makagambala ng personal, ngunit ang kanyang kasalukuyang pag-usisa ay nagawa niyang maghintay. Ang aking sinalaygan ay nakaramdam din ng kakaiba na 3,000 mga kaso ng napakalaking bagay ang nangyari, at ang balita ay dapat na unti-unting dumating. Paano walang balita na bumalik sa mahabang panahon? Emperor, mangyayari ba ito? Anong aksidente ang nangyari sa kanila? Nahulaan ang kanyang sinalaygan na kung ito ay normal, wala nang ibabalik na balita, kaya't dapat isipin niya na ang eyeliner na ipinadala niya ay maaaring mali. Ngunit naglakas loob ba si George Han na gawin ito? Kahit na alam niya na ang matatanda ay ang eyeliner na ipinadala ng Emperor Dragon Palace, tatanggapin lamang niya ito, na ipinakita na takot pa rin si George Han sa Emperor Dragon Palace. Ibig mong sabihin, pinatay sila ni George Han. Malamig na sabi ni Dizun. Ang pagpatay ay isang posibilidad, ngunit sa palagay ko, mas malaki ang posibilidad na makulong ang mga tao. Hindi dapat ganoon katapang si George Han, sabi ng kanyang sinalaygan. Tumango ang Emperor. Kung ito ay pagkabilanggu, makatuwiran talaga. Hindi dapat ganoon karahas si George Han sa puntong ito. Alam na ang mga matatanda ay kanyang bayan, kailangan pa rin niyang patayin ang mamamatay tao. Hindi ba ipinapakita nito ang mukha sa kanya? Tama ba? Emperor, ang kanyang apprentice ay nasa Emperor Dragon Palace pa, babalik siya, huwag kang mag-alala. Ang kanyang sinalaygan ay nagpakalma, kahit na hindi mo alam kung ano ang nangyari sa 3,000 mga kaso, ngunit hanggat si George Han ay babalik sa Emperor Dragon Temple, malalaman nila ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Tumango ang emperador, ngunit mabuti na lang na may kamay pa rin siya, hindi natatakot na hindi bumalik si George Han sa Emperor Dragon Palace. Tahanan ni Fei Lingsheng. Maliban sa matrap dito si Huang Xiaoyong, pareho din si Zhan Tailiuyu.
Ang dalawa sa kanila ay nasa ilalim ng pavilion sa kasalukuyan, na may isang maliit na walang kakayahang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mula nang malaman nila na sila ay nakakulong dito, hindi nila naisip na tumakas, sapagkat kung tutuusin, ito ang Emperor Dragon Palace, na binabantayan ng mga tao ng emperador. Ang mga pakpak ay mahirap ding lumipad. Ngunit para kay Huang Xiaoyong, hindi ito ang lahat ng masamang bagay, kung tutuusin, makakasama sa napakagandang kagandahan tulad ng Zantailiuyo araw at gabi ay isang napakabihirang pagkakataon. Bagaman totoo na ang Huang Xiaoyong ngayon ay may gusto kay Jiang Yingying, normal para sa kanya na ipinanganak sa Xuanyuan World na gugulin ang kanyang puso, at hindi nito pipigilan si Huang Xiaoyong na magkaroon ng magandang impression kay Zantailiuyo. Gayunpaman, alam pa rin ni Huang Xiaoyong ang kanyang sarili. Alam niya na ang isang babaeng tulad ni Zantailiuyo ay karapat-dapat lamang sa kanyang Panginoon, kaya wala siyang maraming iba pang mga ideya. Sect Master Zantai, sinabi mo bang iniligtas ng aking Panginoon ang aking tiyahin? Sinabi ni Huang Xiaoyong na may pag-aalala. Nalaman na ni Zantailiuyo ang tungkol sa 3,000 mga kaganapan mula sa Huang Xiaoyong. Bagaman hindi niya alam kung sino ang kalaban, ngunit lumapit si George Han. Gaano man kalaki ang usapin, tiyak na malulutas ito. Pagkatapos ng lahat, George Han ngunit sa itaas ng bulwagan at pagtatalo ng emperador ngunit hindi talo. Huwag mag-alala, kung ang iyong Panginoon ay pasulong, walang maaaring malutas, sinabi ni Zantailiuyo. Si Huang Xiaoyong ay tumanggo ng mayabang at sinabing, tama iyan, paano magkakaroon ng mga kaguluhan na hindi malulutas ng aking Panginoon? Sa halip na mag-alala tungkol sa iyong Panginoon, mas mahusay na mag-alala tungkol sa aming kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Zantailiuyo na walang magawa. Umiling si Huang Xiaoyong ngunit wala siyang pakialam sa bagay na ito. Bagaman nawala ang kanyang kalayaan ngayon, pansamantala lamang ito, sapagkat alam niya na darating si George Han upang iligtas siya maaga o huli. Sect Master Zantai, huwag mag-alala. Kapag nalutas ni Master ang mga problema ng sekta, tiyak na sasanduhan niya tayo at umalis. Sinabi ni Huang Xiaoyong. Umiling si Zantailiuyo, inakala ni Huang Xiaoyong na masyadong simple ang mga bagay, at sa sobrang init ng ulo ni George Han, sakaling magkaroon ng salungatan kay Emperor Zun, ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng pag-alis o hindi. Anong meron posible bang makulong tayo dito sa natitirang buhay? Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Bakit parang napakasaya mo? Sumimangot si Zantailiuyo at tumingin kay Huang Xiaoyong. Nagmamadaling umiling si Huang Xiaoyong. Bagaman talagang naramdaman niya na hindi ito isang masamang bagay, alam pa rin ni Huang Xiaoyong ang kanyang sarili kung nais niyang umakyat sa Zantailiuyo. Ito ay simpleng imposible. Hindi, syempre hindi. Ano ang magiging masaya tungkol sa pagiging nakakulong dito sa buong buhay? Gusto ko lang sabihin sa iyo na imposible ito. Paano kami papayagan ng master na ay hostage ng emperor, at dadalhin ka niya sa emperor? Longdian, siguradong ilalayo kita ng ligtas. Alam ko kung ano ang aking Panginoon. Sinabi ni Huang Xiaoyong. Si Zantailiuyo ay tila nag-aalangan na sabihin. Bagaman talagang may aalis siya ni George Han dito, kung ang emperador ay may galit laban kay George Han, ang Misty Sect ay malamang na gumanti laban kay George Han. Ay magiging isang punching bag. Ang kakayahan ni George Han na labanan ang emperador ay hindi nangangahulugang ang Misty Sect ay may gayong mga kwalipikasyon. Sa sandaling makitungo ang emperor sa ang Misty Sect ay malamang natalunin ng extinction. Sect Master Zantai, anong problema mo? Nakikita mo na mukhang nag-aalala ka, ano ang pinag-aalala mo? Hindi maipaliwanag ng tanong ni Huang Xiaoyong, ang nakasimangot na si Zantailiuyo ay may ibang lasa, ngunit kung tutuusin, hindi ito kasing akit ng isang ngiti. Umiling si Zantailiuyo. Ang mga alalahanin sa kanyang puso ay haka-haka lamang, at hindi na kailangang sabihin kay Huang Xiaoyong. Wala, sinabi ni Zantailiuyo. Si Huang Xiaoyong ay hindi nagpatuloy na magtanong, si Zantailiuyo ay matapos ang lahat ng sect master, at siya ay isang maliit na figure, paano siya magiging kwalipikadong magtanong kay Zantailiuyo? Hoy! Biglang bumantong hininga si Huang Xiaoyong, at sinabi sa sarili, hindi ko alam kung papatayin ni Master ang lalaking iyon. Kung maglakas loob siyang saktan ang aking hipag, hindi dapat magkaroon ng paraan upang mabuhay. Panipi.
Alam mo ba kung sino siya? Nagtataka na nagtanong si Zhan Tailiuyu. Nagsasabi siya tungkol sa bagay na ito dati. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang impluensya ni George Han, imposibleng pumunta sa 3,000 mga kaso ang ordinaryong tao upang makahanap ng gulo. Nakipaglaban si George Han laban sa 28 keking ng pamilyang Zimon. Hindi ko alam kung ilang tao ang naging anino sa kanilang isipan. Alam ang lakas ni George Han, nagpunta pa rin siya sa gulo. Hindi ba kamatayan lang? Kapatid ni Fei Linger, ano ang pangalan ni Yi Qing Shan? Sinabi ni Huang Xiaoyong, si Fei Linger ay si Fei Lingsheng, at alam na ito ni Zhan Tailiuyo. Ngunit kailan nagkaroon ng kapatid si Fei Lingsheng? Hindi pa ito naririnig. At pamilyar ang pangalan ng Yi Qing Shan na ito, na parabang narinig niya ito sa kung saan. Yi Qing Shan, paano ka pamilyar? Naguguluhan na sinabi ni Zhan Tailiuyo. Sect Master Zhan Tai, kilala mo ba siya? May naisip bigla si Zhan Tailiuyo, kinilabutan ang ekspresyon niya. Kabanata 1060. Sa larangan ng Zhan Tailiuyo, wala siyang kakayahang iwanan ang korte ng imperial, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi pa niya naririnig ang pangalan ni Yi Qing Shan. Ang numero unong powerhouse ng bansang Xia na ito ay napakapopular, kahit na sa korte ng imperial. Mayroon din itong malaking impluensya. At sa pagkakataong ito, nagdulot ito ng 3,000 kaguluhan. Ito ay naging Yi Qing Shan na ikinagulat ni Zhan Tailiuyo. Bakit biglang lumapit si Yi Qing Shan sa korte ng imperial, at bakit siya nakakita ng 3,000 mga kaguluhan? Mayroon bang mga karainggan sa pagitan ng iyong master at Yi Qing Shan? Nagtataka na nagtanong si Zhan Tailiuyo. Sa kanyang palagay, kung walang sama ng loob, si Yi Qing Shan ay isang malakas na tao. Hindi ito dapat maging problema kay George Han ng walang dahilan. Umiling si Huang Xiaoyong. Bagaman matagal na siyang hindi nakakasama kay George Han, kung talagang may sama ng loob ang dalawa. Dapat nangyari din ito dati, kaya natural na hindi niya alam. Hindi ako sigurado, ngunit hindi pa nabanggit ni Master ang taong ito. Sinabi ni Huang Xiaoyong. Hindi mapigilan ni Zhan Tailiuyo na bamantong hininga at nagbago sa ibang tao. Ang bagay na ito ay madali para kay George Han upang malutas, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay si Yi Qing Shan, isang powerhouse sa Extreme Master Realm, at walang makitungo. Ito ay kasing simple ng naisip. Tiyak na hindi maisip ni Zhan Tailiuyo na ang numero unong powerhouse ng Ziaguo ay namatay ngayon sa kamay ni George Han. Ano ang mali, hindi ba ang taong ito na nagngangalang Yi Qing Shan ay napakalakas? Nang makita si Zhan Tailiuyo na bamantong hininga, hindi mapigilan ni Huang Xiaoyong na medyo mag-alala. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maliit na tao lamang sa Longjian City, kumpara sa kaalaman. Dapat walang Zhan Tailiuyo Guang. Napakaganda talaga. Si Zhan Tailiuyo ay ngumiti ng mapait, at ipinaliwanag kay Huang Xiaoyong, ang numero unong master ng Xia Kingdom, ang powerhouse ng Extreme Master Realm, masasabi mo bang hindi ito kamangha-mangha? Labis na malakas sa Master Domain. Natigilan si Huang Xiaoyong. Para sa kanya, ang malakas sa matinding Master Domain ay umiiral na tulad ng isang Diyos. Ito ay walang talo sa mundo. Paano ito magiging puot sa Master? Ngayon alam mo kung gaano kaguluhan ang bagay na ito. Sinabi ni Zhan Tailiuyo. Si Huang Xiaoyong ay natigilan sandali, pagkatapos ay nagsimulang umiling, at sinabi, imposible, paano ito magiging posible, paano maaaring lumitaw ang pinakamataas na master ng Xia Kingdom sa imperyo ng korte? Maaaring ito ang isang tao na may parehong pangalan at apelyido. Si Zhan Tailiuyo ay nagkaroon ng parehong ideya sa una, kung tutuusin, daan-daang milyong mga tao sa mundo. Kahit na magkakapareho sila ng pangalan at magkaparehong apelyido, hindi nakakagulat, ngunit kapag iniisip niya ito, nararamdaman niya na hindi ito masyadong malamang, dahil ang kasalukuyang katayuan ni George Han ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring pukawin ng ordinaryong tao, pabayaan ang pag-aresto. Direkta si George Han, kapatid ni Chen. Sa laban ng 28 panauhi ng pamilyang Zeman, ang makapangyarihang lakas ni George Han ay sapat upang magawa ng maraming tao ang kanilang mga buntot sa harap niya. Paano maglakas loob na gumawa ng hakbangin upang guluhin siya? At ayon sa kaalaman ni Zhan Tailiuyo sa mga dalubhasa sa korte ng imperial, sa mga taong ito, walang pinangalanan na Yi Qing Shan,
kaya't ang posibilidad na ang I-Ching Shan na ito ay ang bilang isang dalubhasa sa Zia ay naging napakataas. Napakaliit ng posibilidad. At bukod sa kanya, wala akong maisip na kahit sino na maglakas loob na guluhin ang iyong Panginoon. Dapat mong maging malinaw tungkol sa kung gaano kataas ang naging katayuan ng iyong Panginoon matapos ang unang digmaang pandaigdig. Sinabi ni Zhan Tai Liuyu. Pinag-uusapan ang tungkol sa mataas na katayuan ng kanyang Panginoon, si Huang Xiaoyong ay tumanggaw ng walang malay, at may isang pahiwatig ng pagmamataas sa kanyang mukha. Iyon ay, ang aking Panginoon ay sumikat sa unang labanan, hindi ko alam kung gaano karaming mga pamilya ang nais na lihim na manalo, ngunit pinabayaan sila ng aking Panginoon na matanda. Ayoko sa kanila, sinabi ni Huang Xiaoyong. Kaya, bukod sa pagiging master ni Zia Guo, maaari bang maging iba si Yi Qing Shan? Rhetorically na nagtanong si Zhan Tai Liuyu. Hoy! Huang Xiaoyong bamaantong hininga. Tiwala siya kay George Han, ngunit pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, naging medyo hindi siya matatag. Pagkatapos ng lahat, ang impresyon ng isang malakas na master sa matinding antas ng master ay masyadong malakas. Kahit na iniisip din ni Huang Xiaoyong na si George Han ay makapangyarihan, maaari pa rin maging medyo mahirap upang makitungo sa isang master sa matinding antas ng master. Hindi mo kailangang magbuntong hininga, dapat ay napunta din siya sa 3,000 mga kaso, kung nais niyang lumipat, marahil ay hindi matakot ang iyong Panginoon kay Yi Qing Shan. Sinabi ni Zhan Tai Liuyu. Sino siya? Si Huang Xiaoyong ay tuliro. Ang Peking Pulubi na iyon sa tabi ng iyong Panginoon. Sinabi ni Zhan Tai Liuyu. Fei Linger, ano ang magagawa niya upang makatulong, walang silbi ang babaeng ito maliban sa pagiging mas maganda. Sinabi ni Huang Xiaoyong. Alam ni Zhan Tai Liuyu na itinago ni Fei Lingsheng ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ni Huang Xiaoyong at iba pa, kaya sasabihin ni Huang Xiaoyong. Siyempre, ngunit ipaalam kay Huang Xiaoyong ang totoong pagkakakilanlan ni Fei Lingsheng, tiyak na hindi siya maglakas loob na sabihin iyon. Ang totoong pangalan niya, tinawag itong Fei Lingsheng. Hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Yi Qing Shan. Dapat mong malaman kung sino si Fei Lingsheng. Sinabi ni Zhan Tai Liuyu. Siyempre narinig ito ni Fei Lingsheng. Hindi ba siya lang? Bigla, nagulat si Huang Xiaoyong na may gulat sa mukha. Ang kanyang totoong pangalan ay Fei Lingsheng, at ang pulubi na iyon ay naging isang malakas na master sa korte ng imperial. Ikaw, ano ang sinabi mo? Siya, ang kanyang pangalan ay Fei Lingsheng. Nauutol na tanong ni Huang Xiaoyong na puno ng konsensya. Kung tutuusin, ang dating pag-uugali niya kay Fei Linger ay hindi gaanong maganda. Ito ang personal niyang inamin sa harap ng iyong Panginoon, at kasama din namin na makita ang Emperor. Ang Fei Linger sa iyong bibig ay si Fei Lingsheng. Sinabi ni Zhan Tai Liuyu. Si Huang Xiaoyong ay halos natakot na umihi. Ang maliit na pulubi na hindi niya nakita sa kanyang mga mata, at maging ang babae na minsan iniisip ito, ay si Fei Lingsheng. Sa sandaling ito, ang puso ni Huang Xiaoyong ay babagsak na. Sa pag-iisip tungkol sa mga hindi magagandang salita na sinabi niya kay Fei Lingsheng, sa posisyon ni Fei Lingsheng, kung nais niyang mamatay siya, maaaring namatay siya ng libu-libong beses. Tapos na. Si Huang Xiaoyong ay puno ng gulat, sa pag-aakalang nasaktan niya ang number 1 malakas na tao sa korte ng imperial, at kinilabutan ang kanyang puso. Sa pagtingin sa reaksyon ni Huang Xiaoyong, nahulaan ni Zhan Tai Liuyu na ang pag-uugali niya kay Fei Lingsheng ay dapat na masama dati. Kung hindi man, hindi na kailangang matakot pa ngayon. Ngunit kay George Han, hindi makaganti si Fei Lingsheng kay Huang Xiaoyong casual, kaya't ang mga alalahanin ni Huang Xiaoyong ay ganap na hindi kinakailangan. Huwag mag-alala, hindi ka papatayin ni Fei Lingsheng kung nariyan ang iyong Panginoon, sabi ni Zhan Tai Liuyu. Oo, mayroong isang Panginoon, at mayroong isang Panginoon, at talagang tutulungan ako ng Panginoon. Bagaman iyon ang kaso, si Huang Xiaoyong, na nabulilyaso, ay hindi huminahon. Nag-alala si Huang Xiaoyong na baka hindi siya pakakawalan ni Fei Lingsheng. Naniniwala si Zhan Tai Liuyu na sa buhay ni Fei Ling, Yi Qing Shan ay hindi magiging sanhi ng labis na kaguluhan kay George Han. Ngunit ang dalawang taong ito ay mali. Hindi lamang si Yi Qing Shan ang namatay, ngunit maging ang posisyon ni Fei Lingsheng ay naging walang halaga sa harap ni George Han.
Ang numero unong powerhouse sa korte ng imperyo sa isip ng ibang tao, ngunit naging isang papel na mas gusto si George Han. Kabanata 1061. Kailangan bang kalugdan ng Failing Sheng ang iba? Kung ang ganitong uri ng pangungusap ay naririnig ng iba, tiyak na tretuhin ito bilang isang biro. Bilang numero unong powerhouse sa korte ng imperyal, kahit na ang emperador ay kailangang magbigay ng kaunting mukha. Paano mapunta si Failing Sheng upang masiyahan ang iba? Ngunit ang hindi paniniwala hindi ito nangangahulugang wala ang katotohanan at may oras upang pakinggan ang balita. Hindi ito dapat peke. Ang kasalukuyang Failing Sheng ay nakalulugod kay George Han, sapagkat kapag kailangan niya ng higit na Sheng Li, kailangan niyang maghanap ng paraan upang manatili kay George Han. Orihinal, nagkaroon siya ng napakahusay na pagkakataon, at maaari pa niyang makuha ang tiwala ni George Han, ngunit dahil sa isang maliit na pag-aalangan. Namiss niya ang opportunity. Kailangang maghanap ng paraan si Failing Sheng upang makahanap ng isang pagkakataon upang makabawi para sa bagay na ito. Nang mabawi ni Jiang Yingying ang kanyang kalusugan, papunta na si George Han upang makita si Yang Kanghuo. Nakilala si Failing Sheng. Tiyak na hindi ito isang pagkakataon, ngunit matagal na siyang hinihintay ni Failing Sheng. Sinabi ko sa iyo na umalis sa 3,000 sekta. Malamig na sabi ni George Han. Isang hindi mapagkakatiwala ang tao, si George Han ay hindi magkakaroon ng anumang lambot sa kanya. Ang matandang lalaki ay madalas na nagturo na sa isang banyagang bansa, hindi dapat magtiwala sa sinuman madali, hindi man sabihing si George Han ay hindi kasing simple ng isang banyagang bansa sa ngayon, ngunit sa ibang mundo, natural na magiging mas maingat siya. Hindi alintana mula sa aling paraan, si Failing Sheng ay isang tao ng emperor, at si George Han ay magiging isang kaaway kasama ng emperador maaga o huli, at ang kaibigan ng kaaway ay natural na isang kaaway. Ano ang maaari kong gawin upang makabawi? Diretsyong tinanong ni Failing Sheng na sinasabi ito. Ipinakita na inilagay ni Failing Sheng ang kanyang sarili na napakababa sa harap ni George Han. Kailan naglabas ang kanyang hininga ng marangal na Extreme Master Realm Powerhouse? Ngunit walang pagpipilian si Failing Sheng. Ang unang punto ay madali pinatay ni George Han si Yi Qing Shan, na nagpapakita na ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa sa matinding larangan ng guro, na maaaring gawing respeto at selos si Failing Sheng. Ang pangalawang punto ay ang Failing Sheng na dumaan sa matinding larangan ng guro, at ang tanging pag-asa para maabot ang Diyos ng Diyos ay nakasalalay kay George Han, kaya sa kanyang palagay, dapat itong isang bagay na mababa ang boses kay George Han. Failing Sheng, ikaw ay isang malakas na master sa Extreme Master Realm. Paano mo makalimutan ang iyong pagkakakilanlan? Hindi napakahusay na maging napakababa sa akin, isang ordinaryong master ng sekta. Sinabi ni George Han. Sinusubukan ko ang maalamat na Diyos na kaharian. Akala ko dati ang layunin na ito ay hindi totoo sa akin. Sapagkat walang nakakaalam kung mayroon ang kahariang ito, at pinatibay mo ang aking pagnanasa para sa kaharian ng Diyos. Alam kong totoong umiiral ang God Realm, at ikaw lamang ang makakatulong sa akin na masagupan ang Supreme Master Realm. Sinabi ni Failing Sheng nang walang nahihiya, hindi niya kailangang sadyang itago ang kanyang hangarin, kung tutuusin, si George Han ay hindi isang tanga. Paano niya hindi nalaman kung ano ang gusto niyang gawin? Bakit kita tutulungan na maging isang powerhouse ng mga Diyos? Sa mundong ito, ako lang ang nangingibabaw. Bakit ako lilikha ng kalaban para sa aking sarili? Gaanong sabi ni George Han. Ngayon ang kanyang lakas ay tiyak na maaaring suportahan ang apat na mga salita na nangingibabaw sa mundo, syempre. Ang premise ay huwag pansinin ang linlong sa madilim na kagubatan, kaya hindi kailangan ni George Han na tulungan si Failing Sheng na makalusot. Sino ang hindi makapag-isip tungkol dito at lumikha ng isang malakas na kalaban para sa kanilang sarili? Kahit na ang isang tanga ay hindi kailanman gagawa ng ganoong katanga. Ano pa, ang kasalukuyang George Han ay hindi isang tunay na powerhouse ng mga Diyos, tumaas ang kanyang lakas. Umasa ng buong buo sa kakayahan ng mga buto. Hindi magagarantiyahan ni George Han kung si Failing ay talagang nagawang maging isang powerhouse sa Diyos na kaharian. Hindi maitanggi ni Failing Sheng ang sinabi ni George Han, sapagkat wala siyang paraan upang mapatunayan na maaari siyang maging tapat kay George Han magpakailanman, at natural lamang na may takot na ito si George Han.
Ngunit upang maipadama ang totoong kaharian ng Diyos, handa si Fei Lingsheng na magbayad ng anumang presyo. Kung sa bagay, ito lang ang hangarin na hinahabol niya. Kung wala ang layuning ito, ang buhay ay magiging walang katuturan. Wala ka bang sariling gawing kontrata na maaaring magamit sa mga tao? Ibinaba ni Fei Lingsheng ang kanyang ulo at sinabi. Ang mga browser ni George Han ay nakakubli, hindi niya akalain na sasabihin ni Fei Lingsheng ang ganoong bagay. Ang kontrata ay orihinal na ginamit para sa mga dayuhang hayop, upang ang mga dayuhang hayop ay ganap na tapat sa kanilang mga Panginoon at sinunod ang kanilang mga order. Upang mas makontrol ang Zhongkishan, gumawa si George Han ng kaunting pagbabago sa kontratang ito upang mailapat ito sa mga tao. Ngunit hindi niya akalain na magiging handa si Fei Lingsheng na kontrolin niya. Dapat mong malaman na kapag nilagdaan ang kontrata, si Fei Lingsheng ay isang tuta lamang, mayroon siyang ginagawa. Ang lahat ay kailangang maaprubahan ni George Han, at ang kontrata ay nilagdaan, naisip ni George Han. Maaari nitong mabuhay at mamatay si Fei Ling. Sa kasong ito, ano ang silbi ng paglakas niya? Fei Lingsheng, hindi mo ako niloloko, payag kang maging tuta ko. Si George Han ay tumingin kay Fei Lingsheng na may tanong, kung hindi niya masyadong narinig. Maaari din siyang maghinala na mayroon siyang mga guni-guni sa pandinig. Hindi, ako ay ganap na taos puso. Sinabi ni Fei Lingsheng. Huminga ng malalim si George Han. Baliw ba tong babaeng ta? Ang papay ng Extreme Master Realm. Ito ay isang bagay na hindi naisip ni George Han, ngunit ngayon, tila hanggat tumango siya, maaari niya itong makuha. Bakit mo nais na gawin ito? Tanong ni George Han. Fei Lingsheng ay handa na magbayad ng tulad ng isang mataas na presyo. Dapat mayroong isang layunin. Sa pananaw ni George Han, ang kanyang hangarin ay marahil higit pa sa pagwawasak sa hangganan, kaya't 3,000 ang kailangang harapin ng mabuti ang bagay na ito. Nasira ang kaharian, ito lamang ang aking hangarin, nais kong madama ang mundo ng Diyos na kaharian, nais kong malaman kung ano ang maging isang malakas na tao sa Diyos ng Diyos. Sinabi ni Fei Lingsheng. Si James Han ay may pag-aalinlangan pa rin, ngunit pagkatapos na pag-isipang mabuti ito, sa sandaling si Fei Lingsheng ay naging kanyang sariling papay, lahat ng kanyang ginagawa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at wala siyang ganap na kakayahang labanan, kaya't kahit mayroon pa siyang para sa ibang mga layunin, hindi naman talaga nag-alala si Han. Ito ay lamang na ang insidente na ito ay nangyari masyadong bigla, na kung saan ginawa George Han hindi katanggap-tanggap para sa isang habang. Dapat mong malaman na gaano ka man kalakas, ang kontrata ay hindi maaaring mag-iisa na nag-ambala, kaya huwag isiping pagkatapos mong lumakas, makalabas ka sa aking kontrol. Sinabi ni George Han, ito ang kanyang huling pagkumpirma sa espiritual na ugali, nais niyang malaman ni Fei Lingsheng ang presyo ng paglagda sa kontrata. Alam ko, walang pag-aalangan ang sinabi ni Fei Lingsheng. Si George Han ay bamantong hininga at sinabi, pupuntahan ko si Yang Kanghua ngayon, dapat kang bumalik muna sa silid, at pupunta ako sa iyo. Oo, ibinaba ni Fei Lingsheng ang kanyang ulo at naglakad ng diretso, na parang masunurin siya. Kailangang bamantong hininga si George Han na ang baliw nitong mundo. Kahit na ang mga tao tulad ni Fei Lingsheng ay handa na maging kanyang mga tuta. Masasabi ba na ang Diyos Realm ay talagang mayroong napakalakas na akit? Kabanata 1062. Hindi maintindihan ni George Han ang iniisip ni Fei Lingsheng. Normal ito dahil wala siyang mga kalakip sa lugar na ito, ngunit para kay Fei Lingsheng, talagang maunawaan ang pagpipiliang ito. Halos imposibleng maabot ang mga Diyos. Ngunit ngayong lumitaw ang oportunidad sa harap ni Fei Lingsheng, natural na nais niyang sakupin ito ng marugdob. At ginagawa ito ni Fei Lingsheng ngayon. Hindi lamang si Sheng Li, ngunit umaasa din siyang tulungan ang sarili sa pamamagitan ng sariling lakas ni George Han. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Fei Lingsheng, si George Han ay isa ng powerhouse ng mga Diyos. Nang makarating siya sa pinto ni Yan Qinghua, kumatok si George Han sa pinto. Dahil nagpapahinga pa rin si Yan Qinghua, binuksan ng pinto ang parehong kapatid na paaralan. Nang makita ng kaparehong kapatid na babae sa paaralan si George Han, namula ang kanyang magandang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumigaw, "Sect Master Han, bakit ka nandito?" Sa kasalukuyang Misty Sect, maraming mga tao na may magandang opinyon kay George Han.
Nakipaglaban si George Han laban sa pamilya Zeman 28 ang maliit na album ng larawan ni Keking, at halos lahat ay may isa, at maraming tao ang lihim na nagmamahal kay George Han. Kumusta si Yan Chang Lau? Tanong ni George Han. Si Lau Yan Chang ay nagpapahinga pa rin. Ang parehong kapatid na babae sa paaralan ang nagsabi. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang tinig ni Yan Qinghua ay nagmula sa bahay, "Sect Master Han, mangyaring pumasok, hindi na ako isang seryosong problema." Si Yan Qinghua ay nagpapahinga talaga, ngunit nang marinig niya ang tinig ni George Han, naibalik kaagad ang antas ng kanyang enerhiya. Hindi na mahalaga kung ano ang pinahinga niya. Ito ay isang lunas na makita si George Han. Bukod dito, matapos na kainin ni Yan Qinghua ang banal na chestnut, ang enerhiya na na-hollow out sa kanyang katawan ay mabilis na naibalik. Siya ay ngayon lamang nakikibagay upang makuha ang enerhiya na dinala ng Holy Chestnut. Hanggat magagamit niya ito ng maayos, maaari niyang kunin ang oportunidad na ito upang masira ang teritoryo. Umiti si George Han at naglakad papasok sa silid. Naglalaman ng malabong samyo ang silid ng babae. Bagaman hindi matutukso si George Han ng ibang mga kababaihan, ang amoy ay palihim siyang huminga ng malalim. Yan Chang Lau, ayos ka lang ba? Naglakad si George Han sa kama, ang mukha ni Yan Qinghua ay marami nang narecover, at ang mapula-pula niyang mukha ay medyo nakakaakit. Para sa mga ordinaryong kalalakihan, ang hitsura ni Yan Qinghua ay talagang sapat na kaakit-akit, ngunit sa kasamaang palad para kay George Han na may kaalaman at yakapin ng hindi mabilang na mga kababaihan, ang tukso ay mababawasan ng marami. Naupo si Yan Qinghua sa kalahati at sinabi, "Sect Master Han, mas mahusay na ako. Salamat sa Sheng Li ng sektor ng Han Han," ngunit nahihiya si Yan Qinghua sa isang napakahalagang bagay. Panipi. Para sa akin, ang buhay ni Jiang Yingying ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Naibalik mo siya ng ligtas, isang banal na kastanyas, hindi na kailangang bitiin ang iyong ngipin. Mahinang sabi ni George Han, sa kanyang mga mata, ang banal na kastanyas ay talagang hindi binibilang. Ano, ginamit ni Yi Qingshan si Jiang Yingying bilang isang banta. Kamatayan lang yan. Sect Master Han, marahil si Sheng Li ay wala sa iyo, ngunit sa akin, ang ganitong uri ng kayamanan ay isang karangalan na kahit tingnan, pabayaan na kainin ito sa aking tiyan. Sinabi ni Yan Qinghua, ito ang dapat kong gawin. Hindi na kailangang sabihin, salamat. Kung ayaw mong sayangin ang Sheng Li, maaari ka nang umatras ngayon. Ang lakas ni Sheng Li ay talagang makakatulong sa iyo na makalusot. Sinabi ni George Han, si Yan Qinghua ay mayroon ding ganoong plano. Kung sa bagay, kinain na ito ni Sheng Li, at hindi ito masasayang. Gayunpaman, kung ihahambing kay George Han, direkta na binawi ni Yan Qinghua ang pag-urong sa kalangitan. Paano niya namimiss si George Han dahil sa kanyang pag-urong? Sect Master Han, retreat bagay. Pagbalik ko sa Misty Sect, magpapatuloy ako. Hindi pababayaan ni Yan Qinghua ang kabaitan ni Sect Master Han. Sinabi ni Yan Qinghua, alam niya. Matapos bumalik si Zhan Tailiuyo sa 3,000 mga kaso, noong sila ay umalis, kaya natural na ayaw ni Yan Qinghua na gugulin ang oras sa usapin ng pag-atres. Huwag kang mag-alala, kahit na bumalik si Sect Master Zhan Tai, hindi kita itataboy. 3,000 sekta at misti na sekta ay isang pamilya. Maaari kang manatili hanggat gusto mo. Ang pag-urong ay dapat na isagawa sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan lamang masasalamin ang Sheng Li sa pinakamalawak na lawak. Ang halaga nito, sinabi ni George Han. Pamilya, ang 3 salitang ito ay lubos na nakakaantig sa puso ni Yan Qinghua. Bagaman alam niya na ang tinaguri ang pamilya ni George Han ay hindi ang naisip niya sa kanyang isipan, kontento na si Yan Qinghua na maging napakalapit. Sect Master Han, okay lang ba yon? Tanong ni Yan Qinghua. Siyempre kaya ko, at kailangan kong pumunta sa Emperor Dragon Hall, kaya't maaaring umatras si Yan Chang Lao sa 3,000 retreats na may kapayapaan ng isip. Sinabi ni George Han, ngayon sina Zhan Tailiuyo at Huang Xiaoyong ay nakakulong sa Emperor Dragon Hall ng Emperor. Kung hindi pumunta si George Han, hindi makaalis ang dalawa, kaya kinailangan ni George Han na umalis. Sect Master Han, pupunta ka pa ba sa Emperor Dragon Palace? Naguguluhan na tanong ni Yan Qinghua. Mayroon pa ring ilang mga bagay na kailangang harapin. Aalis na ako agad.
Palawakin natin ang retreat ni Lao Anxin. Matapos magsalita, gumawa ng kilos na pamamaalam si George Han. Kahit na nais pa rin ni Yan Qinghua na panatilihin si George Han, kung tutuusin, ang ganitong uri ng oras ay napakahalaga para kay Yan Qinghua, ngunit talagang hindi siya nakakahanap ng palusot at napapanood lamang si George Han na palabas ng silid. Nang sumara ang pinto, hindi mapigilan ni Yan Qinghua na bumantong hininga. Yan Chang Lao, ano ang nangyayari sa iyo? Pagkakita ng ekspresyon ni Yan Qinghua biglang nagbago, ang parehong mag-aaral ay hindi mapigil ang magtanong. Gusto ko ng sect master Han. Prangka na sinabi ni Yan Qinghua, ang kanyang pagkatao ay ganito, hindi siya magtatago sa harap ni Zhan Tai Liuyo, ngunit sa harap ng parehong pintuan. Prank at direkta din ito. Pagkaalis sa silid ni Yan Qinghua, nag-atubili si George Han na hanapin si Fei Lingsheng. Bagaman napalinaw na ni Fei Lingsheng, tinanong niya ang isang malakas na master sa matinding estado ng master na pirmahan ang isang kontrata sa kanya. Si George Han ay naramdaman pa rin ng medyo hindi makatutuhanang. To put it bluntly, nag-alala si George Han. Hindi niya makita sa pamamagitan ng Fei Lingsheng, kaya natural na hindi siya naglakas loob na gawin ito ng madali. Ngunit sa katunayan, ang pag-sign sa kontrata ay hindi nakakapinsala kay George Han, at hindi niya kailangang mag-alala na susubukan ni Fei Lingsheng na magkamali. Sa sandaling magkabisa ang kontrata, ang buhay ni Fei Lingsheng ay nasa kanyang kamay, na hinayaan ang Fei Lingsheng na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip. Pinigilan siya ni George Han. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, tuluyang naglakad si George Han patungo sa silid kung nasaan si Fei Lingsheng. Ang pintuan ng silid ni Fei Lingsheng ay bukas na bukas, naghihintay kay George Han sa lahat ng oras. Nang makita ni Fei Lingsheng si George Han, diretsyong tinanong niya, "Naisip mo ba tungkol dito, ang manika ng Extreme Master Realm ay maaaring masira pa ang banal na realm sa hinaharap. Ang nasabing isang nasasakupan ay hindi gaanong madaling makahanap. Panipi, Fei Lingsheng, para sa God Realm, masyadong malaki ang presyo na babayaran mo." Hindi naintindihan ni George Han ang iniisip ni Fei Lingsheng. Sa kanyang palagay, kung mawala sa kanya ang kanyang kalayaan, kahit na siya ay maging isang malakas na God Realm muli, ano ang point? Kung hindi ka maaaring maging isang powerhouse ng mga Diyos, ito ay katumbas ng pamumuhay sa mundo. Hindi ito ang gusto ko. Ang presyong ito ay wala sa akin. Patuloy na sinabi ni Fei Lingsheng.